Ayan, hello, 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 hello. Welcome naman sa ating channel, ang Marites Kilang Vlogs. At syempre, kasama ko ang ating, syempre, isa sa pinagmamalaking products naman na ginagamit ngayon ng Angkor Tess. At syempre, ay super, super excited akong ihatid sa inyo at ipaalam na nowadays, syempre, tayo ay nasa bahagi naman ng ating buhay na asikasuhin naman natin ang other side of our business aside from our work, di ba? Siyempre, ang Angkor Tess ay patuloy po na sumasaliksik po. Siyempre, lagi ko pong gustong makadiscover ng mga something bagay, something techie. Oh. Pero bago tayo mag-techie, something about that ay bayan yung pakilala ko sa inyo ang isang product, makikita nyo dyan ang Peter Lamas yan na mga intimate kwan natin yan, anti-aging secrets ano, at hindi lang sa cuties natin, sa panloob kundi sa ating mga hair ayan. Kaya ngayon ay bayan yung dahil sa kahanap ko ay syempre sabi na nila pag tayo na nanalangin ng mga tamang produkto para sa atin ay yan naman ay kon sa atin inihahatid din ano, sa tamang panahon at syempre pag tumatanda tayo ang hair natin medyo nagkakaroon ng kon na breakage, humihina, diba? Kasama yan, syempre pinagkakaedad tayo no? So today allow me to introduce to you my new discovery. Of course, kasama ito sa isa sa pananalangin ko rin na sabi ko, ano pa kaya ang magandang kwan ngayon? Bagong pasuking negosyo. Diba? Dapat hindi tayo tumitigil kasi alam nyo, the more na tayo ay nagdi-discover at panalangin natin ay dumarating yan, ano? Kaya I'm thankful, ano? Ito ay so thankful with, of course, our friend, Roger Esmer. Roger, hello sa iyo dyan. Nasaan ka man ngayon? Sobra ka na ba nagpapayaman dyan? Ayan. And of course, to the CEO and founder of GTS. Ako, marami akong i-introduce sa inyo mga pinagkakabalahan natin aside from our work. At ito ay malaking tulong ano sa ekonomiya ng ating bansa no, kaya ito ay ating ang GPS, ang sabi nating GPS, G stands for global, P stands for platform, and S stands for solutions. So ayan, so ready na ba kayong maging bahagi ng napakagandang business na to, no? Malalaman nyo yan sa mga susunod pa natin presentation dito sa Marites Kilang Vlogs. Meantime, ang gagawin ko, excited muna ako kasi kahapon ko ay sabi ko, bakit ba ako gagamit ng mga produkto na wala naman ako napapala, no? O, ngayon may mga produkto na gagamitin ko at kikita pa tayo. O, diba? Kung bumili ba tayo ng certain na panggamit sa sarili natin, eh, naranasan nyo bang kayo kumita? O, yan. Ngayon, yan ang gagawin natin ngayon dito sa ating kwan naman, lugar dito sa Houston, Texas. At allow me, ito, ibababa ko muna ang camera ko para makita nyo naman itong sinasabi ko. Na-excited ako na product ng Peter Lamas. Ayan, teka, huwag sana matumba yung camera ko. Ayan. Na ba siya? Ayan. Kita nyo ba? Baba ko pa ng konti. Ayan. Is it visible na sa inyo mga kaibigan? Ayan, ano? Kita nyo na ba? Medyo kulang pa ba? Ano yung nakatakip doon? Ay, yung konti ko. Okay, yung aking pangalan. Teka, iurong natin ito, ha? Urong-urong ka muna dito. Hold on. Pero okay lang. Baba ko pa ng konti. Ayan. Something konti pa. Ayan. Nakikita nyo na ba? Ayan. Ito yung kasi kahapon. Noon isang araw pala. O two days na pala akong nag-member dito. At ito yung Peter Lamas. Ano? So I got this from Milagros Cruz, si BJ Miles, sa kaibigan natin ever since. Ano? Napakabait na kaibigan. Wala pang tatlong araw eh, dumating na sa akin itong aking USPS, ano, priority mail.
at nakasama dito ang ating mga produkto na in-order. At the same, excited ako ang gamitin ito, okay? So habang kayo ay excited dyan, mas excited ako. Makita ko anong laman nito. Pero habang binubuksan ko to, okay, buksan muna natin, no? Hindi na pagbukas. Huwag yung kwan ha, baka mamaya kikilip. Meron tayong ganyan, cutter, okay? So, binubuksan natin yan ngayon. Excited ako. Ano ba itong laman nito? Ito na. Ito na siya. Wow. Ayan, yan. Three steps kasi siyempre di natin malis na ang buhok natin eh. Minsan ko na, no? Kwan na. Nalalagas. Ito, three steps to thicker, fuller hair. Wow naman. From Peter Lamas. Ba, mami, basahin natin yan. Wow, excited ako sa color. Favorite orange color ko to. Ito natin, narito ang ating hair solutions. Okay, kita niyo ba yan? Masyadong maliwanag, ano? Ayun, ito yung hair solutions for thicker, fuller hair. Kailangan ko yan. Ayan, at ito namang isa. The hair solutions for thicker, fuller hair. Ito naman yung, ano to? Dalawa pala yan, ano? Itong isa naman, ito yung energizing scalp serum. Ito, kailangan natin yung energizing serum. Yan, doon, nagkaroon tayo na sa kung meron sa mukha, meron din syempre sa ating buhok. Diba, nila tayong mga serum, ano? So, basahin naman natin. Ito, may mga kan tayo dito. Ayan, okay, excited ako. Ayan, basahin natin ang kan yan. Ayan, thank you naman sa ating kan na yan, mga produkto. Na kwan pa lang yan, simula pa lang yan at hintayin nyo pa yung mga marami pa nating pasabog, ano? Okay, so thank you so much Amber kay DJ Miles naman ng online, Pinoy Online Radio, kaibigan natin at dyan ko na-discover ang produktong ito at marami pa akong madi-discover na share ko rin sa inyo, ano? Ayan, at kung gusto nyong masubukan din ito dahil excited ako, susubukan ko ito aking syempre ipapaalam din sa inyo kung anong resulta kasi talaga marami na nag-claim na this is a very beautiful product, ano? So Hair Solutions Energizing Shampoo and Conditioner, meron sila niyan. And Hair Solutions Energizing Scalp Serum, ayan, meron sila niyan. And of course, meron din silang avocado and olive oil smoothing shampoo and conditioner. Meron din sila nung anong tawag dito? The baobab oil. Bago yun na. Baobab oil hydrating shampoo and conditioner. At meron sila nung the rice volumizing shampoo and conditioner. But rice, ano? And youth revival and oil hair treatment. Mask, ayan, use revival repairing hair loss. Ay, ako yun, hair oil pala. Lost tuloy, ako yun, hair loss. Ayan, marami sila, oh. Marami silang mga produkto. Peter Lamas, ano? Ayan, so, marahil yung iba, first time yung narinig, ano? Ako din, parang first time, kaya nag-research ako syempre. So, ito naman, yung paraan, paano na, kasi alam niyo tayo, akala natin, ganun-ganun lang yung paggamit. Dapat minsan, sinusunod din natin yung tama, no, na paggamit, no. Ano ba yung mga 3 steps of thicker, fuller hair? Ayan. Sa inyo, kung medyo meron na tayo naglalagas-lagas na buhok, ay kailangan nyo ng kanyan, kasi kasuhin, ano. So, meron sila nung 1 and 2. Buksan ko nga yung box. Buksan ko rin, ha. Buksan. Ito na yun. Ayan siya. Yun ang laman. No? Ito yun ang laman ng pan natin. Okay? Kasi meron pala akong pan yan, ano? Ayan. Ang ganda. Other one. Dalawa yan. Ayan. Ito yung isa. Ayan. Ito naman yung 1 and 2. Step 1 and 2 kasi yan, eh. Hair solutions 2 and 1. Ito yung 2, ito naman yung 1. Alright, so ayan, ayan, galing, ano? So, ang gagawin natin ngayon, tapos nabuksan ko na rin yung serum, yung the hair solution. Excited ako, kaligo ng lagyan ang ating buhok, ano? Alright, so, lalo na yung medyo may mga kan tayo, pag niligo tayo, di ba? Mahirap ang gano'n. Basta yan na po yung solution, yung serum, okay? So, ayan, kuha natin ng steps daw. Ang energizing shampoo,
yun yung number one, ano? Dissolves oil and debris that clog hair follicles. Helps inhibit DHC buildup and hormone associated with hair loss. No? Kaya kung kayo may mga hair loss na, ay kung na, kailangan nyo lang asikasuhin ang inyong hair, di ba? Ayan, sige, ukupan ko ha. Taas natin ng konting camera. Konting focus kay Marita Skill ang vlogs. Ayan, tapos after nung energizing shampoo natin, you use the energizing conditioner naman. Strengthens and protects from damage. Increases moisture, you know, in retention. And then yung energizing scalp serum natin, ito na nga yung number 3, ay concentrated formula reduces the appearance of thinning hair, lower DHC buildup, and boosts scalp circulation. So, for thicker fuller, kailangan natin to. Alam, yan o, oh, yan yung mga photos ng mga pa, no? Yan o, oh, di ba, meron siya, may baldness na yan, o, oh, di ba? Kita nyo yan, o, oh, yan, minsan may mga ganyan na yung hair natin, ano? Siguro, pagtsagaan nyo lang ang paggamit para makuha natin yung, kwan, yung talagang, tawag dito, yung talagang, hair na kon natin, ma-retain natin ulit, ma-maintain natin yung hair, no? So, maraming tatanong, siguro maraming sa'yo, sino ba si Peter Lamas? So, di, ibasahin natin kung sino si Peter Lamas, ano? So, si Peter Lamas po, isa siyang, siya po, Ultimate Anti-Aging Secrets, ito po yung kanyang kon, ano? Talagang ultimate. Ano kaya yung ultimate? Anti-Aging Secrets by Peter Lamas. Sabi niya, a century ago, people in their late 40s were considered old. Oo, ito dyan. Diba sa bansa natin sa Pilipinas, pag ka na sa late 40s ka na eh, parang considered na tayong old, diba? Yun na, nagsisimula na yung hair loss, nagiging kwa na tayo, ano ba't ito? Baldness na dyan, ano? So today that same group is wrestling with midlife issues, diba? Wow, yung mga, kung may midlife issues tayo sa ating mga buhok, sa ating skin, ganun. Syempre, midlife crisis ang tawag natin sa buhay natin, yan, diba? And while modern medicine has worked and is working to extend our lifespans, what is most important is that we age, we continue to be youthful, you know, vibrant and healthy for all those added years. So, nandun lahat, ano? Ayan, so, narito ang ilang kaalaman tungkol pa kay Peter Lamas, ano? Siya ay Cuban-born. Peter Lamas immigrated to New York City at a young age. Shortly after earning his cosmetology license, his skill earned him a coveted position to train with Paul Michelle at the Vidal Sassoon Salon. Alam mo yung Vidal Sassoon Salon, di ba? Sikat yan sa ating bansa, di ba? The Vidal Sassoon was shown for its intensive hands-on training and helped Peter protect or perfect his craft. And after working at Vidal Sassoon for 3 years, the legendary Kenneth Battelle made him an offer to work in the ultra-chic Kenneth Townhouse Salon in mid-Manhattan. The Kenneth Salon Townhouse was a fashion mecca for Hollywood celebrities, so, diba? Political leaders, members of high society, and music artists. During his years at the Kenneth Townhouse Salon, Peter clients included Grace Kelly, Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Diana Ross, Jacqueline Kennedy, Onassis, Gloria Vanderbilt, and Faye Dunaway, to name just a few. Wow, may nahawakan niya, no? At laganda ng hair nila. And Peter was in demand to do hair makeup for editorial photo shoots at Vogue, no? Harper's Bazaar, Glamour in Mademoiselle, as well as magazine cover work and national print advertising with several years of experience under his belts. Peter put all his beauty and business expertise to good use with the opening of his own salons. Wow. The salons were on the cutting edge of fashion and beauty.
known for stylish cuts that were not only flattering for each individual client, but easy to maintain. Peter's salon became so popular, it expanded to 3 locations in Manhattan, the Upper East Side, the West Side, and the Wall Street area. Wow, and as a result of a series of personal experiences relating to family, close friends, and clients, Peter became acutely aware of the scary reality that many common beauty products contain harsh, irritating ingredients that can have harmful consequences. My gosh, I must have used those kung ano type of shampoos and conditioners too. So taking a different approach with a drive to research all he could about health, beauty, and ingredients, Peter founded the Peter Lamas brand. Mr. Lamas has committed his career to creating his own line of natural beauty products, so free of harmful chemicals, and specially formulating with herbs, vitamins, and botanicals shown to nurture, not harm. So a unique blend of nature and science, Peter Lamas products are formulated to enhance all skin and hair types to provide performance-driven results. So the entire Peter Lamas product line is 100%, no? 100% vegan. Yan importante dyan. 100% vegan, parabens free, and sulfate natakpan siya. Ayan, sulfate free siya, no? So wow, ang ganda naman ng product na to. Ayan nyo po ba yan, ano? Kaya I'm so excited to use it, guys, ano? So talagang kwento. With herbs, vitamins, and botanicals shown to nurture, no, ating hair, no. So it's paraben-free and sulfate-free. Peter Lamas is passionate about educating consumers about the beauty industry, having written books also on the subject, and often a featured guest speaker. Okay, so wow. We're so proud, and I'm so proud that I have found this product. I hope it's not too late for me. Di pa rin siguro, no? Sayang. Sana maaga ko siya na-discover. Peter is proud of his growing company, which is recognized as an innovative leader within the beauty industry. Lamas Beauty Inc. products are available at various retail locations, and especially beauty boutiques across the United States and Canada. Ayan. So, ayan ang ating may share ngayon naman sa ating lahat po sa inyo, na sana aware-aware tayo sa mga ginagamit natin, ha? Baka yung mga shampoo natin sa akala natin okay na okay yung pala hearts, at pagka nagka-edad, eh, wala na. Wala na. Bus na yung ating buhok. Ano ba yun? So, yan po ang ating mag-share ngayon. And of course, kung I'm happy, congratulations to myself. Myself, at least natagpuan ko itong product na to. At sana kayo din ay, kung gusto niyo pong malaman ang tungkol dito, siyempre ako po ay nakakatuwa naman po. I am already, of course, a member of this company, the GPS, where we carry a lot of good products at mapagmamalik, at hindi naman po kamahalan. At ang maganda dyan ay bibili ka ng products na magiging business mo, di ba? So ano pang hinihintay nyo? Dito lamang po yan sa Marites Kilang Vlogs. Huwag niyo pong kalimutan ang napaka laking letter sa mind niyo, GPS. Ayan, GPS Global Platform Solutions. Ayan, yan po ang ating pinagmamalaking produkto. At sana po, kung meron kayong queries, tawagan nyo kagad ang inyong ang Cortez dito sa Marites Kilang Vlogs, at I will be very happy. At pag meron po kami mga Zoom meeting, join kayo, dahil maraming marami po ako ngayon produce sa product. First pa lang yan, kasi yan po yung aking
pinagmamalaking gagamitin mamaya-maya lang after this. At abangan nyo ang napakalaking pasabog na gusto ko rin ipakita sa inyo sa susunod na posting ko dito sa ating Marites Kilang Vlogs. Kung ano pang gawin nyo po dyan, mag-subscribe na kayo, i-like nyo po, mag-comment po kayo, at higit sa lahat ay i-share po natin ang Marites Kilang Vlogs. At ito, supportan natin ang lahat ng mga vloggers natin dito sa YouTube. Yan po muna ang ating pong may hatid na magandang impormasyon para sa inyong lahat. Huwag kalimutan ang Peter Lamas Intimate Anti-Aging Sequence by Peter Lamas. O, ultimate yata yan. The Intimate. Ultimate, okay? At gagamitin ko na yung aking solution shampoo. Ayan, yung aking hair solutions na shampoo and hair solutions conditioner and my hair solution serum. Ayan. So, magiging bata ulit ang aking hair. Abangan nyo yan, alright? So, maraming salamat. God bless you all and always take care. At ingatan ang ating mga sarili at higit sa lahat. Always think na kayo ay isang successful na tao at lahat ng inyong hawakan ay everything that you touch will turn into gold. O, diba? So, ayan po ang inyong pong lingkod, Marites Kilang Vlogs. Dito lamang yan, syempre, sa ating ipinagmamalaking GPS, the Global Platform Solutions. Bye-bye! Ayan. Panya na, kasi pagkadating ko kanina, nag-unbox ako, no? Kaya lahat po kayo na nandito ngayon ay ayan. Lahat po kayo ngayon na gusto pong sumubok ng product na yan. Lalo na pagka napansin nyo yung pag naligo ka, yung buhok mo ay kwan na. Tag doon, yung biglang nalagas. Mas maraming, kwan ano, no? Mas marami ka nakita dun sa kwan ninyo, dun sa inyong paliguan, ano, ng mga buhok. Nandun sa inyong strainer, no? Kaya bumabarado ang inyong strainer. Ayan, so welcome po sa ating YouTube channel. At syempre po ang inyong angkor sa patuloy po natutuwa, no? Sa inyo dahil yan, simulcast sa live tayo dito sa ating YouTube at syempre ang ating Facebook naman, ano? At syempre, bakit ba gusto kong i-share sa inyo tong kwan na to, product na to? Marami po akong pasabog na product. Kaya yung mga lalo na po ngayon, mga magdaling po tayo sa mga online business, ano? Ay sana kayo ay kwan na. Ay mag-isip-isip na hindi lamang tayo, you know, hindi lamang tayo umaasa sa work natin dahil tayo darating yung time na manghihina yung katawan natin, ano, baka hindi natin makapasok. Kaya ngayon pa lang, yung sarili mo, ipinoposition mo na kung saan ka dapat pumuesto, di ba? Ayan. At, ayan, at kaya willing naman na, alam mo pa dati na ang Cortez sa maraming klase ng trabaho, maraming klase ng trabaho talaga. At ako'y tuwan-tuwa syempre dahil sa ating pong mga experience, ngayon ay sabi nga natin parang masarap, no? Balikan yung ating, kasi alam, kabataan pa lang ako ng Cortez, ay talaga mahilig na po ako mag-try ng mga bagay, ano? Kasi naniniwala ako, pag nag-set ka ngayon ng plan mo, ng vision mo, remember nung pinag-usapan natin last time yung focus mo, yung willpower mo, yung vision, ano, plan na yan. Kumbaga sa plan ay kailangan na tuloy-tuloy na ginagawa, no? So, kahit pa tayo na pa-busy, at kasi medyo pinespacing muna natin yung ating sarili, di ba? Ay tayo ay nakapag-kwan naman. Kwan na, settled na dito. Kaya, I'm so happy na I was praying dito sa Amerika, magkaroon ako ng kwan, produktong madadala ko na forever na para bago ko'y alam nyo na kapag doon na tayo sa edad na kailangan tayo naman ay
mag-retire. Although, sa awa naman ng Diyos, sa limang taon natin, halos limang taon natin pagkatrabaho dito sa Amerika, ay masasabi natin na yung sa ating retirement, eh, pwedeng-pwede na nating asahan na may ma-receive tayo. Pero, di ba, mas maganda kung dinadagdagan natin. Ayaw mo bang kumita sa isang buwan, eh, meron kang sabihin natin, yung realistic mo na, sabihin natin mag-start ka kunwari $250, ganyan. Tapos tataas siya ng $500, no? Wala kang ginagawa, kon ka lang, bilhin mo lang yung product. Kung gusto mong ma-share at magandang maging kwan sa'yo, resulta, so share mo ngayon. Yung gagawin mo, pupunta lang siya dun sa kwan mo, sa iyong website, no, na dala ng company mo. Yun, bibili sila. Para lang yung pumunta ka sa Walmart, pumunta ka sa SM, ano. Pero dito, habang bumibili ka, nagkakaroon ka ng maraming puntos. Sabi-sabi ng puntos, that will be equivalent to kanyan, level up mo. Wow, maganda, no? So bumabalik po sa ating ano, sa ating ating, alam niyo naman po ang Cortez, isa po yan sa expertise ko, ang multi-level marketing, yung buong pagpaparami sa sarili. Kahit piso-piso lang ang kita, pero pag marami kayo, di ba, malaki rin ang kanyan ang balik sa inyo, no? Tama ba ako, DJ Ram? Yes, na-notice kita po si DJ Ram. Napakagaling po nitong kwan, ano? DJ, at the same time po, komedyante. Parang si Kwan yan. Andito ba si Kwan? Andito ba si... Ako naman si Kwan. Sabi sa akin ni IT Pet, eh. Ate, Kwan-Kwan ka dyan. Ayan, si... si Kwan ba nandito? Si Host Pat. Patani, hindi, you know, hindi Patani, Host Patani, na siya po ay kasali daw sa Bahay Kubo. Siya lang ang alam. Grabe, Host Patani, ako ay pinapatawa mo ng todo sa iyong mga shows, ha? Maraming salamat. Nawawala yung ating pagod, ano, pag narinig natin, ano. Ayan, Amara Steve, thank you sa iyong pag-share. Ayan, sa ating programa to, si Host Marbay natin, number one kanto, eh, number one supporter po ng Soul Radio, at syempre pinapromote po natin yung kanyang TikTokan, yan, with Marbay, ang galing, ano, at syempre sa kanyang Mama Jaden support, and of course to Saf Hamid for sponsoring, no, most often, ano, sa kanyang programa yan. So ayun pa, no, kanina po pagkagaling ka, two days ago lang, ano, nung ako nagkipag-join dito sa GPS, yung malalaman nyo yan, kung pong isa-isahin yan, na ipapaliwanag sa inyo bakit po sobrang natuwa, super po akong nakuan dyan, na-overwhelm, ano, my gosh, mapakita ko sa isang techie, isang technology nila, na ang hinahanap ko talaga, kasi po ako ay siyempre nasa akin na lahat ng mga gadgets, ano, and then sabi ko, ako po mahilig akong mag-visual. Sabi ko, sana magkaroon ako ng ganito na produkto na dumating after siguro mga 5 years or 10 years from now, makikita ko. Kaba nakita ko? Kasi ako noon, masyado akong gusto, ako pa alam mo, pag busy kang tao, gusto mo, sa isang hawakan mo nandun lahat. Hindi pwede yung kalat-kalat. Ganun ako. So, nakita ko yan. Ako, introduce ko yan sa inyo. Abangan nyo yan. Hintayin ko lang po ang siguro 4 to 5 days. At pag hawak ko na yan, naku, oh my gosh, akin pong konsenyo yan. I-share, no? At i-demo ko sa inyo. At ito na yung magpapabago sa paningin natin, ano, sa ating pamumuhay, no? Maring ngayon hirap na hirap ka, ngayon ay kwan na, sa suporta ng bawat isa, kasi alam niyo po, isa po sa pangarap ko ay magkaroon tayo ng foundation dito sa future, basta sa Soul Radio, mukhang pat, ano, mukhang ang universe, mukhang nakikinig, ano? Kaya sa inyo pong lahat na ating kasama dito sa Soul Radio, at syempre makaibigan natin dito sa YouTube, ano man po ang ating mapagdadaanan, ano, ng mga pagbabago, no? 'Di ba sabi ko sa inyo last time, no, the last time I have a live show, sabi ko ay napakaganda ng aking mga nakikita. Grabe. Alam niyo po kasi ang Cortez, medyo my third eye po ako. Third eye talaga. Hindi kaya six eyes na yan. Totoo yan. Kasi alam nyo,
Wala akong ipinanalangin, kundi yung magkaroon ng kaginhawaan ng lahat. At sa lahat po ng abot ng makakaya natin, kahit minsan nga parang kahit na kulang, eh gusto ko pa rin i-share. Kasi alam mo, napakaganda sa pakiramdam ano, ng ating puso. Na tayo ay nakakatulong. No? Hindi nyo ba alam na pagkay tumutulong, ay hindi natin nangintayin kaagad naman yung balik ng blessings. Hindi, maaaring bumalik ang blessings sa'yo mga after few years, di ba? Minsan decade. But what is important is dumarating ano, yung mga katotohanan, no? Doon sa mga pagtulong mo na merong katuturan, no? Alam mo, naalala ko nung kabataan ko eh, meron akong isang kwandyan, ano? Meron akong isang hindi naman kabataan, ako'y bago pa nag-file ng isang konting negosyo naman. Ba, ako ay merong isang tinirin na, no, kinuha ko siya, inaral ko talaga siyang secretary. Secretary, cashier na rin yata yun, ano? Kaya alam nyo, biglang, alam mo, pagbata naman tayo, paiba-iba yung isip natin. Then, iba ulit yung kwan ko noon, yung interest ko. Then, nagpunta ako sa isang ganitong venture na naman, ano? Eh, itong batang ito, hindi siya nakasunod doon sa mga pagbabagong yun. Di, siyempre, wala akong magagawa kundi palitan. No, alam niyo po bang umiyak yung bata talaga? Alam mo, sabi niya sa akin eh, di ba pinangakuan mo ako ng magandang future? Sabi niya sa akin, di ba? Sabi ko, oo nga, sabi ko, pero ining, hindi mo na tinirin ka namin. Lahat-lahat eh, puro palpak naman yung work niya. Talagang puro palpak. Kasi nga, siguro baka hindi niya talaga linya o forte, no? Yung ating tinuturo sa kanya. Pero alam niyo, yung ako'y narinig ko yun, na-touch talaga yung heart ko kasi dapat mag-hire na ako ng bago. So, ang ginawa ko talaga, pinagtsagaan ko yung batang yun. Sabi ko, sige, kung gusto mo nang matrain ka naman, so kahit gabi, dito ka na matulog para ko lahat mo yung kung bagay na dapat mo malaman kung gusto ko na mag-push ito to. Kaya ba, alam niyo po ba yung batang yan ngayon? Ay naku, isa na po siyang napagaling na multi-level marketer. Grabe, no? At siya po may sarili na rin pong boutique. No? So nakakatuwa, no, sa pangako pala natin minsan, ano, minsan talagang kanyan, talagang nakabaon pala sa kanila mga puso, isipan, ano. Kaya ako, sabi ko minsan, kailangan talaga pala pag tayo ay nangako, ano, kahit na matagal na 'yon, matatandaan pa rin nila, no. No, kaya kayo dyan, mag-share lang po kayo at maya-maya, dahil ito po end of the month na, no? Is it end of the month na tayo? April 30 at papasok na tayo sa Mayo. Mamaya, sa amin April 30 kayo, Mayo na dyan. Sa Pilipinas, ano? Sa ibang mga panig ng mundo. Ayan. Kaya hinihiling ko, share nyo po ang programang ito, ating pong live na to, at asahan ko po na pag meron po kayong mga questions, magusto nyo alam yun, gusto mong baguhin ang buhay mo naman, di pa huli yan, at magugulat ka na, so, imagine, ginagamit ko lang ito, ano? Tapos na may nakukuha akong putos, pero nagiging pera, hindi katulad sa ating pagkanta-kanta sa Star Maker, gift lang, ano? Ito, pera, kaya paano kaya tayo magsisimula sa isang bagay, ano, na hindi natin nasubukan. Kaya don't hesitate to try, no? And if you have questions, your anchor test, itong Marites Kilang Vlogs, nandito lang po ako para sa inyo. At pag sinabi ko nandito po ako para sa inyo, hindi ko po kayo iwanan, promise yan. At ganun po ako pag sumuporta sa aking kwan po, sa aking mga tao, ay tuloy-tuloy yan, no? Hindi ko po kayo pababayaan, no? Ayan, yes, na notice din talaga kita, DJ. So, maraming salamat kay JM Kwan din, si Host Jonathan sa JNM channel, ano? Kwan din po kayo, mag-subscribe ko kayo kay DJ Ram. Na-subscribe na pa kita, DJ Ram. Kung hindi pa yata kita na-subscribe, ano? Subscribe kita mamaya. No, kay lahat po ng kaibigan natin, hindi pa po pala natin sa dami, no, dito sa Facebook, no? At mga kaibigan po natin, magtulungan tayo. Alam niyo po, napakaganda po sa buhay ng tao yung tayo po ay merong unity. No, ngayon po natin isa katuparan yung sinasabi nating unity. Kasi alam niyo, pag meron po tayong pagkakaisa, no, walang kwan, walang maiiwan. Kasi pag nagkakaisa kayo, alam niyo po ba yun, yun yung suportahan talaga.
no? Suportahan mo tong si mahina, si malakas naman, tumulong ka, no? Para yung mga mahina eh aangat, di ba? Okay. So salamat po sa mga nag-thumbs up, ano? So mag-share po kayo at bago po ako matulog, kasi po alauna 8 ng umaga dito, kakakuan ko lang kanina kasi kalalabas ko lang sa work, tapos nagulat ako, nasa pintuan ko yan, aba aga, kala ko mga 3 or 4 days yung aking hair solutions na yan, na kwan naman to, very timely, kasi alam niyo po dahil nagkakaedad na tayo, ang buhok natin ay kwan na, mahuna. No, yung scalp natin ay talaga, dami ko alam yan, dito sa America, ang daming produkto. Pero nung nabasa ko ang features nitong pa na to, Peter Lama's Hair Solutions, yung hair conditioner, tsaka yung serum nila, wow. Sabi kayo, excited akong gamit. Aside pa yun, marami po silang produkto, yung mga pampatanggal sa mga sakit sa buto. At higit sa lahat yung technology na atin pong share sa inyo sa mga susunod po mga araw. So, happy May 1st po sa lahat ng mga nag-birthday celebrants. Birthday ngayong araw na to ay kung po kayo, maging masaya lang kayo at higit sa lahat ay kahit pero tayong mga ganitong mga nararanasan sa ating sa buong mundo, ano, ay magsaya lang tayo, ha, at huwag na huwag niyong kalimutan na ang buhay ay punong-puno ng pagsubok, pero ang mga pagsubok na yan ay walang-wala yan pag nakaya mong harapin, no. Napakaganda, no, sa ating kaisipan, ano, kaalaman bilang isang tao, no. Hindi lang tayo nag-entertain, kundi kung alam mo talagang gusto mong makatulong sa kapwa mo, sabi, di ba, tulungan natin mga isda. Alam mo po, meron tayong mga kwento minsan, ano, tututo, ha, sa mga pamilya natin, minsan meron tayong mga membro ng pamilya, no, na siyempre hindi naman natin maiwasan na tayo, gusto nating tumulong, lalo na pag kayo naman yung binibiyayaan, di ba, ng Panginoon. O di, tulong mo naman, huwag kang maging madamot, no. Paano ba tayo maging mapagbigay, ano, napaka-kwenta yan, napakaganda kapag ang pagiging mapagbigay mo ay all the way, ha, tulong all the way, hindi yung tumulong ka ay may limitasyon. Merong iba kasi tumutulong ay may kapalit, tulungan kita pero, ha, tulungan kita kapag mga ganyan, no. Ang pagtulong, ha, paano ba ang tunay na pagtulong, no, paano ang tunay na pagtulong natin sa ating kapwa, no. Ang tunay na pagtulong ay yung hindi natin sila susukatin, no? Ibig sabihin, hindi mo susukatin na kapag halimbawa tinulungan mo yung isang tao porque nag-failure o hindi siya naging successful, ay iwanan mo. Ganon, no? Ang tunay na pagtulong ay yung talagang ito kasi yung nakikita mo yung kagandahan ng loob mo, no, kapag ikaw ay tumutulong. At hanggang saan ba ang iyong pagtulong, no, sa iba na hindi na dapat na ipasasalamatan pa? O tapos, o yung iba, yung pagtulong mo naman na hindi ka pagsasamantalahan, o ganyan yan, ha? Alam ko, nasa isip mo yan. Alam ko na, sabi mo, ako, paano yan naman ang Cortez? Tulong ako ng tulong, itong iba naman eh pinagsasamantalahan naman ako, no? Maraming kanyan, maraming totoong nangyayari dyan. So hanggang saan ba ang iyong pagtulong sa ibang tao na hindi kanila pagsasamantalahan? Ito kung sa pagsasamantalahan, talagang totoo, marami yan, no? Kaya sa pag-iwas natin yan, panalangin nyo rin na kailangan makakuha tayo ng mga tamang tao din na tutulungan natin. So, sinasabi sa atin ito, actually, itong katanungan na ito, para maiwasan na hindi tayo pinagsasamantalahan, no? Totoo nangyayari ito. Noong pa man, noong mga panahon ng mga sinaunan natin mga tao, mga biblical kon natin, ano, mga events, ano, totoo yan. Kasi nangyari yan actually sa kwan, ano, noong mga panahon na sinulat nga ni Luke, ano, sa Lucas ito, noong 6, sa kwan yan, sa kanyang verse 6 hanggang sa 30, hanggang 35, 36, sinulat na yan eh. Bigyan mo ang bawat humihingi sa iyo. No, yan ang sabi ni Lucas. At kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang mga iyan o ang mga iyon. No, sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo
na hindi umaasa na anumang kabayaran, no? Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos, no? Sapagkat siya'y mabuti kahit na kahit sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo tulad ng inyong ama, no? Ang sabi nga nila ang nagtuturo daw, sabi nga ang mga itong mga talatang ito ay marami pang ibang talata ng Biblia ang nagtuturo sa atin na dapat tayong maging mapagmahal at matulungin sa ating kapwa. At habang nakikita natin ang mga pangangailangan ng mga tao sa ating paligid, no? Ay kailangan ay kwan tayo. Dapat na magpuno, no? O mapuno natin ang ating mga puso ng kahabagan, no? Gaya ng kung paano nahahabag ang ating Ama sa langit para sa lahat ng tao, di ba? Siya ay mabuti at kahit kanino may hindi nagtatangi, no? Sa kanyang nilikhang pagkalinga niya ay mamamalagi, di ba? Wow, grabe, no? Tingnan mo nga. Ay, yun, sabi natin, pag pinagsasamantala tayo, ako, ayoko nang tulungan ng tao niya, ayoko na makita ang pagmumukha ng tao niya. Pero hindi, ano, hindi pala. Ang sabi natin na Ama, sa Diyo, ang ating Ama sa langit, ay naku, kapag lalo kang, lalo mong tinutulungan yung mga nananamantala, ay lalo ka doon i-bless, bang klase, no? So talagang punong-puno ka dapat talaga ng pagtitiis o pagtatsaga, no? At higit sa lahat, eh, punong-puno ka ng pagmamahal na tulungan. Kahit na yung mga masasama, grabe pala, no? Tindi, kaya ba natin gawin yan, mga kaibigan? Mamamaya, isang tulong lang, hindi na natin kwan. Hindi na madoble. Ay, nako. Kaya salamat, ano, sa napakagandang paalala yan ng ating Panginoon na salita sa Biblia na huwag nating titigilan ng pagtulong. Kaya alam niyo po, ako naman, sa totoo lang, alam niyo ng mga kapatid ko, alam nila yan, na minsan sila yung sumasama ng loob para sa akin kapag mayroong alam na ako'y niloloko, alam nila na nananamantala, nakakanyundil ako, nagro-roll, no? Kaya sabi ko naman sa kanila, lagi kong sinasabi, alam niyo, pag ako kasing tumulong, totoo yun, hindi ko na inasahan yung balik. Kasi ang pagtulong sa akin, pag ako'y nagbigay po, hindi ko na po inaasahan na bumalik yun sa akin. Kaya minsan pag nagsasabi sa akin na utang ako sa'yo, Ate Tess o Ang Cortez o sa friends, sabihin ko naman sa kanya, alam mo, hindi ko naman kaya bigay yung laki ng hinihiram mo kasi hindi naman ako pahiraman, hindi naman ako lending. Pero ang matutulong ko sa bibang kita ng gutong halaga. Pero hindi na yun utang, bibigay ko na sa akin, no? So, yung mga ganung bagay, maluwag sa loob mo eh. Kesa yung merong hihiram sa'yo na magagalit-galitan ka, ang tawag doon, i-block mo kasi nga wala kang mapahiram. Eh, ba't hindi mo siya direktahin, hindi mo kaya. Kasi marami ka rin mga pangangailangan sa buhay, di ba? So, kung ba, mihiram sa'yo na malaki ng ganito, doon sabi mo agad na ito lang yung kaya kong ibigay, hindi na pahiram. Diba? Kasi kung magbibigay ka din lang, yung kaya mo lang, huwag natin pilitin magbigay ng isang bagay na hindi natin kaya, kayabangan na yun, di ba? So, ayan yung isa sa gusto nating bigyang diin. Kung bakit ito sa tinanda-tanda ko. Sa edad kong to, alam mo ba, ang dami pa naglalaro sa isip ko kung ano yung mga gusto ko pang gawin. Hindi po para ako ay para sa kaginhawaan. Hindi po sa kaginawaan ko. Kasi ang isip ko, totoo to, wala nung namatay po yung aking tatay. 15 years ago, more than 15 years na. Kasi 2003 yata namatay yung papa ko. Kwan siya, missing ko, wala siya nadala. Doon ko na-realize na ito palang perang ito, kwan lang. Ito lang necessity mo dito sa mundo. Pero pag ikaw ay pumunta na sa ating huling timlayan, oh my gosh, missing ko, wala kang madadala. No, kaya sa atin, hanggat meron kayong gustong tulong, tumulong kayo. Yung sabi nga natin, karapat dapat na tulungan. Kasi kung tutulungan mo, sabi nga ng Panginoon, kahit na nagsasamantala yan, eh kung alam mo nagsasamantala yung taong yun, kasi hindi ko mo sinabing kaya may credit investigation ng mga bangko, di ba?
ang tutulungan natin ay yung kaya niyang palawigin, ano, yung kanyang syempre, yung kanyang kakayahan para yung itinulong sa kanya ay mapapalago niya. No, maganda po mga kaibigan, maganda kaibigan, yung tutulungan natin, nakikita natin nagpupursige. Meron mo from rags to riches, nako dito pa sa company ito ng GPS, ng global platform solutions na to. Alam niyo po, isa dito sa kanto na talaga, okay, ilalagay ko talaga yung buhay niya sa Feel the Love na story natin, ano, from rags to riches. Oo. Hindi naman siya masyadong mayaman, pero naniniwala siya na sa ako kasi meron akong lagi na na-affirm sa sarili ko, sinasabi ko na I wanna be, I'm worth $800 billion. Sinasabi ko yun sa sarili ko everyday, yan sa salamin. Pero alam mo, sabi niya sa akin, sabi niya, Tess, medyo kukontrahin kita dyan sa sabi niya, imposible na itong aking kwan, itong ginagawa kong kwan, itong affirmation sa sarili ko. Sabi niya, hindi. Dapat ay kuha mo dyan is unlimited income, sabi niyo. Gulat ako. O nga naman, ano. Kung gusto mo talagang maraming kang makakalap na pera, eh, sabihin mo nga pala unlimited. Wala, nabigla na bago. Ilang years kong ginagamit yung kuha na yun, ha? Yung ganun sa sarili ko. Although effective, pero hindi naman kaagad na na-realize. Pero yung kuha mo, yung paglago mo na medyo napapansin mo naman. Medyo nakikita mo. Ganito kasi ako nung 10 years ago, tapos ito naman ako ngayon, di ba? So, dapat nandun yung assessment nyo sa sarili nyo talaga na nakikita nyo yung mga pagbabago sa buhay nyo. Di ba, Sarah Walde? Diyan ka na pala, Sarah. Ayan, si Sarah, talagang masikap, ano, na babae, no? Kailangan umalis sa kanyang bansa para matulungan ang kanyang mga mahal sa buhay. At hindi naman siya nabigo. Kasi tignan nyo, kahit na ilang kwan siya, no? Siguro ilang taon na siya, no? Pero dapat hindi lang tayo umasa sa ganyan, yung kakayahan ng ating lakas. Dahil darating at darating yung time na meron tayong magiging kahinaan, ano? Magmanghihina tayo, lalong pag sobra na tayo napagod sa kabataan natin, no? Ang gawin natin habang bata pa lang tayo, meron tayo dapat tuloy-tuloy ito at huwag tayong magsasawa. At kung naman ito sa totoo lang ay napakaganda ng aking mga plano, no, sa ating pagsasama-sama dito sa Soul Radio. Kasi alam mo, parang kinan ko na yan, eh. Visualize ko na. Ito nga sabi nga sa atin ni Host Patani. Ay, hindi, si Juan pala, si ID Pet. Sabi niya sa akin. Di ba, ate, napapansin ka ba sa flow ng Soul Radio? Sabi niya. No? Pero siyempre, higit sa lahat, kasasalamatan ko rin si ID Pet sa kanyang, siyempre, pagtulong din sa atin sa YouTube. Sa lahat po naman tumulog sa atin sa YouTube, ano? Maraming salamat. Alam niyo, ang ganda, no? Ang ganda nung tayo ay may mga katulad ng taong maasahan. Yung totoong kwan, ha? Devoted sila talaga. Yung hindi yung pagtulong, eh, kapalit, no? Kasi alam niyo, nakikita niyo yung pagtulong na walang kapalit, eh, kusa naman pumupunta lahat ang blessing sa'yo. Sa totoo yan. Kahit na hindi mo hilingin, alam na kaagad nila kung ano yung pangailangan mo. At kahit hindi mo ka magsabi, no, ramdam nila yan kung ano yung need mo. No, kaya when you help, wag niyo lang basta i-focus yung sarili niyo doon sa baka merong bumalik doon sa itinulong mo. Kundi ang isipin mo, lahat ng tinulong kong yan ay sana nakatulong sa aking kapwa. No? Ganda pag ganyan ang ating kaisipan. Kaya ngayong araw na to ay ako, I'm so happy, you know, dahil sa pagpasok ito ng Mayo, no? Ayan. Sana bago to matapos ang taon natin ay meron namang madagdag, ano, na magandang negosyo sa ating lahat, no? Hindi lang po sa Angkor Tess. Gusto ko magkasama tayong lahat, ano? Ayan. Oh, medyo nawala tayo kanina, Sarah, no?
Yun. Ngayon, dyan na naman tayo, okay? So, kayo pong lahat na meron pong gustong kwan po, kahihinat na din po sa ating mga kapaguran, lalo na yung mga may konting pera dyan. Yung pera natin, alam nyo ba, meron akong kwento sa inyo, napakaganda to, no? Merong isang, yung kung malamang familiar kayo dito sa kwentong to. Merong isang, isang manager ng isang malaking kumpanya. Siya ay matanda na kasi nga gusto niya sa pag-alis niya sa company o kaya pag may mangyari man sa kanya, meron na siyang maasahan ano, na maging kapalit niya. No, mga katrabaho niya, yung mga tauhan niya, sabi, naku, maniwala ka namang si boss, kunin tayo niyan. Siyempre, kukunin niya, makamag-anak niya. Sabi niya, sabi nila. Eh, nagulat na lang sila, isang araw, pumasok si CEO, sabi niya, tinawag niya yung mga, siguro, yung mga managers niya, o kaya mga tauhan niya. Abay, nagulat yung kwan, ilan sa mga tauhan niya. Dahil sabi, tinawag niya si ganito, hindi naman manager, mga simple lang position sa kanilang kwan. Sabi natin, isa janitor lang, isa nasa kwan siguro, supervisor lang, tapos may ilang managers din. Ano? So nagulat siya, tinawag niya silang lahat. Nagulat sila, sabi nila, alam niyo bang ako ay magre-retire na, sabi siyempre, kaya si boss ay sinasabi sa atin to, alam naman nila na isa marahil sa kanya mga anak ang papalit. Ba, nagulat sila dahil nagbigay si CEO ng, di ba sabi ko yung kanina, yung pagsubok. Ano? So, binigyan niya ng kwan, mga seeds. No, mga itatanim na kwan, na seeds. Ano ba yung seeds? Ano ba yung seeds sa Tagalog? Basta yung seeds, ano? Yung tanim, tatanim niya. Eh, sabi niya, sino man sa inyo ang makabalik dito? Bibigyan ko kayo ng ilang panahon. No, basta continue lang work niyo, bibigyan ko ilang panahon at kayo ay pag napalago niyo ang seeds na to, sabi niya, ay yun ang gagawin nating CEO. Eh, di sabi naman nung mga tauhan, ano ba naman si boss? Napakadali naman. Sabi, di, sige, kuha sila ng mga seeds. Di labi sila, di tanim-tanim naman sila, no? So, ilang panahon, mga linggo, buwan ng hanggang sa deadline, dumating na after 6 months. So, di pumunta ngayon si CEO, no? Sabi niya, sige, lahat ng mga natinawag ko, luminya na kayo dyan. At tingnan ko nga kung ano yung mga ginawa ninyo sa mga buto pala, yung buto na inyong kinuha, no? Ayan, thank you, Tesha Mahina, sa iyong pag-subscribe. Ano, nandiyan ba siya sa live? O, tingnan nga natin. Tingnan ko nga si Tesha kung nandiyan. Nanood kaya si... Thank you sa mga thumbs up na 13 dyan. 13 million. Ayan. Tingnan nga natin. Eh, Tesha, thank you so much. Sana mag-pun siya, mag-subscribe siya. Sana hindi lang sa family ang Cortez, kasama na ang mga kaya kong matulungan kahit sa maliit lang ng mga bagay. Tama yan, Sarah, ha? Wag mong kunin yan, ha? Wag mong hihintuan ng pagtulong. Laging tumulong. Alam nyo, napakaganda ng tayo ay tumutulong, no? Ayan. Thank you ko naman si Tesha. Si Tesha Mahina, magaling nating TikToker to. At sana ay kwan. Hindi kayo magsawa sa pagtulong. Alam mo, the more na tumutulong kayo, naku, kanyan, kahit nandito ka pa sa mundo ay parang feelings mo ay nasa langit ka na, oh, di ba? Oo, kasi masarap kayo ang tumulong. Ako, gustong-gusto kong tumutulong ako kasi parang maganda sa pakiramdam. Hindi lang ginagawa kong tumulong dahil para gumanda pakiramdam ko. Hindi. Maganda yung nalaman mo na yung tinulungan mo, di ba? Na pasaya mo. Yung nakaginhawa siya sa kanyang yung kanyang pagkabagabag sa kanyang pagkaroon ng pangangailangan, ano? Ayan. At subukan ko to aking
aking syempre. At gaano ba talaga, no? Gaano ba talaga kahalaga ang pagtulong? Mahalaga ba talaga yan? Bakit ba? Bakit kaya sa akin ang mahalaga yung pagtulong? Ba, ewan ko ba? Siguro ako lang. Gusto ko lang tumulong. Siguro ganun. So, gaano kahalaga ang pagtulong ng kapwa mo, no? Sa'yo, sa paghubog. At ito nga. At sa paghubog sa'yo bilang tao. Ako kasi, alam nyo, ang pagiging matulungin, mga kaibigan, ay isang katangian na dapat talagang taglayin ng bawat isa. Oo, gusto natin makita na sana lahat tumutulong. Kasi ang pagtulong sa kapwa ay hindi dapat pinipilit, no? Bagkus ito ay bukal sa loob o kusang loob. No, maraming pwedeng gawin para maipakita ang ating pagiging matulungin sa ating kapwa. Ayan, maraming nagsasabi sa atin, paano ba, ako naman, ako ang Cortez, matulungin naman ako eh, di ba? Sabi mo nun. Oo nga, pero paano ang tumulong? Omar, hindi masama tumulong basta nasa lugar. O, tama rin yan, ano? Tama yan. At sabi, yan, hi la love Sarah, sabi sa ni Marbeng. Ayan. At sana meron tayong natutuhan ha, sa mga pinag-uusapan natin dahil mamaya tatanungin ko kayo. Andiyan na naman si Angkortes. Tatanungin ko kayo. Ito talaga. Uy, yun yung mga napanalunan sa kon na yun ha, sa A15. Onwards, ano? Abangan nyo yan. Yung last na kon natin. Last na live natin. At sa pamamagitan ng pagtulong natin sa kapwa, no? Dito mas mahuhubog, no? At mapapaunlad ang ating pagkatao. Nanginibabaw ang paggawa natin ng kabutihan para sa ibang tao. Oo nga, di ba? At dahil na huhubog ang ating pagkatao, no, sa pamamagitan ng pagpili ng paggawa ng tama para sa ating kapwa. Ayan. Kaya kung tama ka diyan, Ms. Marbeng, no, talagang minsan hindi lahat pwedeng tulungan nasa lugar, ano, pero alam nyo, ang tamang pagtulong ay yung paghubog natin, ano, sa ating sarili na kahit mahirap tulungan, sabi nga sa Lucas 6:30 kanina, ituloy mo pa rin, no, kahit na inis ka na, minsan tuloy mo pa rin palang pagtulong, ano, mas malaki pala ang points mo sa Panginoon pag ginawa mo yun, ano. Ay nako, minsan tayo mga tao talagang parang hindi ko kaya ang Cortez. Nainis ako dyan. Hindi ko yung matulungan, mga ganyan eh, no? Pero hindi pala, no? Ang pagtulong sa kapwa ay walang boundaries. Ano? Dapat talaga tuloy-tuloy. Kaya kapag ikaw tumulong sa isang tao, nararapat na huwag nang maghihintay pa ng anumang kapalit sapagkat sa ginawa mo na pagtulong na yan, kaibigan, may kapalit na ang iyong ginawang kabutihan at ito'y ang kinalulugdan at kinatutuan ka ng Diyos. Tama na yun, matuwa sa atin ng Diyos. Diba Sarah Walde? Masarap sa pakiramdam ang Cortez kapag nakatulong ka kahit sa maliit na bagay. Diba? Sabi ni Mar naman, ako matulungin ako tao basta ayaw ko lang na kinukulit ako. Oo. Alam nyo naman, ito naman sa mga gustong mabigyan ng tulong. Huwag naman kayong masyadong makulit. Kasi mga minsan persigido masyado, persistent. Ano? Pag alam nyo naman wala, yung hinihinga ng tulong, huwag na kayong mag-aksaya ng panahon kasi mahirap na hirap din sa buhay yun. Yung pa yung hinga ng tulong, yung pa yung utangan mo, yung pa yung, ano tao sa ganun, yung sinasamantala. Huwag naman, no? Kung gusto mo talagang makahingi ng tulong, punta ka dun sa medyo may alam mong kaya naman, no? Pero kayo pupunta dun sa nagkakaya-kayahan lang, marami palang utang. Naku, mamumura lang kayo pag ano ba yan? Mamumura talaga. No? So, hindi na rin dapat natin piliin. Ito, hindi rin natin dapat piliin ang mga taong ating tutulungan. Dapat kung sino ang ito mo importante dito. Dapat kung sino ang nangangailangan, sila ang ating dapat pag-alayan ng tulong, mahirap man sila o mayaman. Yun, akala nyo ha, porque mayaman na, hindi na kailangan ng tulong. Hindi. Mga may kaya din sa buhay, nangangailangan din ng tulong ngayon. No? Maraming pananapag
tulong hindi lang sa pera, ha? Baka kasi inisip nyo, ay wala na akong pera para may tulong. Hindi. Kahit sa revision ninyo, pwede maging tulong yan. Ang inyong pagdamay sa kanila sa pamamagitan ng maaring halimbawa, may anak siya na walang magbabantay, di bantayan mo yung anak. No, wag mo lang pabayaan, baka pag naligo eh nalunod, wag ganun ha, para magala floor contemplation. Ayun. Kapag yung kaibigan ay nangangailangan ng pag ang tawag dito ng payo, ganun, no? Yan. Kaya kung ikaw ay napipilitan lamang, ito ha, ito na yan. Kung ikaw ay napipilitan lamang at pawang gustong sumikat lamang, ito na, ako marami yan. Hindi ito tunay nakahulugan ng pagtulong sapagkat may kapalit kang hinihintay. No, tama yan. Baka marami na kayo na-encounter ha, na tumutulong. Pero yung pala eh, may kwan. Meron siyang intention na iba, no? Tumulong sa iba hanggang maaari. Wala man silang maibalik sa iyo, Diyos na ang gagawa ng paraan upang maibalik sa iyo ang tulong na naibigay mo ng mas higit pa. O, di ba? Sarap kaya nung ganun pakiramdaman, no, na yung pagbibigay mo eh talagang kon na. Hindi mo naintindihan ng kapalit, no? Talagang nakalimutan mo na. Minsan, di ba sa nagkwento ko sa inyo yun? May kwento ko ba? Na isang kanito, isang pamilya na hindi ko naman nakalain na nakatulong pala ako, no? Kasi yung isang yung mismong tatay nila ay in-refer ko sa isang company. Nalimutan ko na yun. Tagal na nun, eh. Isa siyang magaling na truck driver. So, tinawagan ko yung isa kong kaibigan na merong trucking. Si Cheryl yung pangalan na. Aba, eh after how many years? Limot ko na yun. Aba, alam mo, nakita ko siya sa palengke namin, sa Isabela. No? Hindi, sa Laguna na pala ako. Nakita ko siya, nagulat ako. Sabi niya, hindi ko pa ako naalala. Sabi niya, teka lang, ako yung tatay nung isang kasamahan mo sa trabaho, sabi niya. Oh, sabi ko. Kayo, oh, so si Lizelle, sabi ko. Alam mo bang nakatapos na si Lizelle? Kasi working student ko yung anak niya. Nakatapos na daw yung bunso nila dahil daw sa pag-refer ko sa trabaho sa kanya. Di ba doon sa kumpare? Kaya yun, di ba, ang ganda na may nagawa pala ako na hindi ko nasahan. Eh, sa akin kasi wala na yun. Nung sinabi ko doon sa kumpare ko, pare, tulungan mo naman to. Hindi ko alam na napakabuti niyang worker. So, yung kumpare ko naman, sabi niya, ay, tagal na dito yan, Mare. Hindi ko naman, tagal na nun, sabi ko. Ayan. Kaya yung pagtulong natin, ano, abayaan natin ang Diyos na magbalik sa atin ng ano pa mang kaginawan o ano pa mang biyaya dahil hindi natutulog ang Diyos. Alam niya kung ano yung mga ginawa mo. Sabi nga ng iba, siksik, liglig at umaapaw. O yan ang maganda nating kwan, ano? Ay nako, siksik at liglig at umaapaw ang babalik sa akin, ano? Talagang totoo yan ng mga biyaya. Alam mo, isa yan sa ewan ko. Sabi ko, ito na alam to ng mga kapatid ko, mga kaibigan ko din. Hindi ako papayag na sa isang grupo, halimbawa, kasi ako nag-join po ng mga groups, ano, kahit po, basta po may mga kasamahan ako na nag-introduce ang mga ventures sila sa trabaho, alam nyo, mga business, alam nyo, ako minsan nag-join para mapagbigyan lang sila. Hindi na ako umaasa ng kapalit na ako'y maging business partner nila, hindi. Pero nagugulat na lang ako, no? Pag yun, isang produkto nga sa kape sa DXN, hindi ko alam, marami, meron po akong kukunin pang pera din pala dyan. Sa pag-uwi ko sa Pilipinas, asikasuhin ko yun. Nagulat ako, meron na pala akong position doon, hindi ko alam. Kasi po yung, ito yung sinasabi ko sa inyo, yung natutulog kami kung nagtatrabaho para sa'yo, no? Kasi ginagamit kasi nila yung kape habang bili sila ng bili, habang kasi sila yung mga naipasok ko, hindi ko alam na meron pala din akong panba. Alam ko yun, pero parang siyempre sa dami ng ginawa ko nakalimutan ko na. Hanggang sa nalaman ko na lang na meron pala akong kukun, blessing, ano? Nakatuwa. So yung mga nagawa mo nung mga panahon na akala mo eh walang katuturan, no? Diba? Kasi may mga tao na
nagtatrabaho sila, pero yung resulta pinababayaan na lang nila. Mamaya balik ko yung kwento ko sa inyo, yung mga nagtanim sila, ha? Babalik ko yun. Kaya kung may pagkakataon, no, huwag magdalawang isip, ha, na tumulong kahit pa ito ay sa maliit na paraan. Sige, magbasa nga tayo. Ayan, ulit, maraming Tesha, maraming salamat, sana maka-live ka, no. Sabi ni ako, matulungin ako tabas at mayroon na ayaw na makulit. Masarap pakinggan ang Cortez kapag na katulong ko ka sa maliit na bagay, sabi ni Tess, ani Sara. Ayan, sabi naman ni Host Marvin, sabi niya, ako, di bale maubos ang pinaghirapan ko, masaya ako, nakakatulong, napakagaan sa loob. Totoo yan, madali ako lapitan, pero ramdam ko yung sinasamantala ako. Oh, totoo yan, ako din, totoo yan. Ayan, minsan yung alam kong sinasamantala lang ako, itong mga tanong ko eh, pag ako isa lang ko lang kasi, aramdaman kong sinasamantala, sabihin ko, saan mo gagamitin yung pera? anong katunayan na dyan pupunta, gaganyan ako ah. O sige, ha? Sasabihin ko, sige, hindi ko agad bibigay, minsan meron akong ganung kwan din eh. Hindi sa pinanghinalaan ko, pero sabihin ko, sige, pagbalik mo dito, ha? Sabi ko, hindi kita tatanggihan. Pero pagbalik mo dito, maipaliwanag mo sa akin kung saan mo talaga gagamitin yung pera at hindi mo sabihin sa akin yung amount bibigyan kita, na amount na gusto ko ibigay sa iyo. Hindi utang, bigay. Sabi ko sa kanya. O, diba? So, mag-iisip ngayon yung tao. No, mag-iisip yan, no? So sabi pa ni Mar, may tao na ginagamit ang mga anak, ay, ito na, para maawa ako, pero nalalaman ko pinag-iinom pala nila, kaya diretsahan ako at nagsasabi na ayoko sa lahat na niloloko ako. Madala akong lapitan, wag lang sa ganong kalokohan. Tama, no? Yan yung sasabi natin kung mabango, no, credit investigation. Tayo rin dapat meron, no? So, ganong mga pananalita, yung pagtulong natin yun, hindi naman natin sila tinatanggihan, di ba? Ipinapaalala lang natin yung pagtulong natin dapat merong kahihinatnan. So, ganong, di ba, ganon din ang Panginoon sa atin. Pag nagbigay yan ng tulong, alam niya na gusto nating baguhin, no, yung ating buhay sa tulong na ibinigay sa atin. Kaya huwag kayo namang hingi ng tulong kung pag-iinom mo lang, gagamitin mo kay anak mo. Ano naman yun? Ako, marami akong paglalanggan yan. Masakit, pero ang totoo yan. Marami tayong mga kaibigan sa Facebook na ganyan. Ay, na ginagamit nila yung mga anak nila. Totoo. Tapos magugulat ako, sasabihin sa akin nung mga kaibigan ko, naku, dapat hindi mo tinulungan yung Uncle Tess. Bakit? Kasi hindi man lang siya nagbigay ng tamang tulong sa mga anak niya, pinangsugal pa niya. Sabi, ano ba yun? Sabi ko, totoo, may gas. Sabi ko, sobra. Oh yeah, wafa ko. Sabi ni Janet. O yan, magkuna kayo dyan, magdikitan kayo. Yung mga hindi pa kayo magkadikit na ba kayong lahat? O sige, magkuna kayo dyan. Magdikitan, no? Yan, ano kaya ang gawin ko ngayon sa inyo, magkuan kayo. Gusto niyo makita ang inyong mga YouTube, ba? Sige nga. Iwanan ko yung aking kuan. Iwanan ko hanggang 24 hours. Gusto niyo? Sige, pwede kong gawin yan sa dito. Sige nga, pag magtitiglima nga kayo, tigkuan nga tayo. Pasukin ko nga mga YouTube nyo. Oh, talaga naman, ha? Pasukin ko bago ko. Pero parang inaantok na ako. Ugalos. Oh, parang inaantok ako. Sige, sa susunod. Promise, ha? Pag ako'y, kasi alam mo, nabalitaan ako sa aking, ano, kasi meron akong tinrain. Ako, maganda yung tinrain ko. Mukhang maasahan. Diba sabi sa akin ng aking boss, eh, baka magkaroon daw ako ng one whole day, no? Off next week. Wow. Nagamitin ko yan. Mahaba yung ating pag-YouTube sa totoo lang. Sabi niya, totohan niya sana yon. Sana may bigay sa akin ng isang Sabado o Linggo. Kaya parang imposiblehan ako sa Sabado at Linggo. Sobrang busy niya. Yan. Ay, nako. Sabi ni Mar, ang pagtulong madali lang yan. Kasi mahirap din ako. Pero kung ganyan naman, na niluloko ka na at sinasamantala, di dediretsahin ko na lang. No? Na kahit masaktan sila,
ano, at least totoo ako nito. Marben talaga, no? Totoo yan. Alam mo, napakaganda na ikaw ay may ganyan, ano? May ganyang pag-iisip din kasi matulungin kang tao eh. Kasi ang gusto mo lang, yung tulong mo mapunta talaga sa tama. Oh, nawala yung dati kong whitey, sabi ni Mark. Kaya bago ito, kaya sayang mga dinownload. Nawala, ba't nawala? Sayang. Huh? Ano kaya ang naging dahilan? Ba't nawala? Meron ka bang violations kay Lolo? Sana wala naman, ano? So, ayan, ano? At syempre, medyo kwanpo, medyo ako excited lang kasi kanina dahil sa pinag-unbox ko niya. Sabi ko makapag-kwan niya, makapag-YouTube at na-miss ko naman kayong lahat dito sa YouTube. Kaya maraming salamat sa mga nag-share dyan, no? At maraming kwan ako, maraming akong gusto i-share sa inyo, kalilimutan na kapag tayo ay nagla-live, ano? At syempre isa sa abangan nyo lagi, isa sa mga live ko ay dito sa YouTube ay kwan tayo. Syempre meron tayong mga gusto ring mga pa-kwan sa inyo, tuloy-tuloy yung ating pagbibigay ng biyaya, kahit konti lang ha, pasensya na kayo. At kung kasi baka minsan yung ating feel the love ay i-kwan natin to, alam naman ni IT yan, simulcast natin. Pero syempre ingat na lang tayo sa ating kwan, mga musika dyan, no? Ayan. Kaya, manta kayo ng mga non-copyright. O kaya, gamitin yung mga music eh, hindi kayo mapalo ni Lolo. Ayan. So, mga kaibigan, so, don't worry, ano, sa lahat ng ating gagawing dito sa Soul Radio, my YouTube channel, kanyan, gusto nating lahat tayo may mapupuntahan, no? Sana sa pagsama natin na matagal, katulad nitong tuloy ko yung kwento ng CEO na nagpatanim siya ng buto sa kanyang mga gustong maging next na kanyang maging CEO sa company nila. Eh, yun nga, nagbalik sila after 6 months. Ako, di lahat sila. Ang gaganda ng kanilang mga halaman, ano, sobra, mga talagang dinner. Ang mga tao sa ganun, yung talagang alagang-alaga at agaganda. Eh, merong isa siya dito na tauhan na hindi naman mataas ang position. Isa lang siyang supervisor. Sabi niya, bumalik siya. Nagulat yung kanyang manager, ay yung kanyang boss. Sabi niya, naku, ano nangyari sa'yo, Eric? Sabi niya, bakit kanyang pasong, binalik mo? Sabi ng mga kasamahan. Ay, ewan ko, kasi dinigdiligan ko naman ka, di naman siya namunga. Wala naman nangyari. Sabi niya, bakit? Sabi, ewan ko. Eh, sabi ng asawa ko, bumili daw ako ng buto para tayo. Sabi ko, ba't naman ako bibili ng buto? Itong binigay ng boss ko sa akin. Sabi niya, naniniwala ako dun sa boss ko. No, sabi niya na hindi niya pwedeng, no, hindi niya pwedeng lokohin ang isa sa atin na yung butong yun ibinigay niya para sa atin. Sabi niya, di nagulat yung mga iba, ba? Basta ako, pinalago ko yung buto, sabi ng mga iba. Sige, sabi nung pasensya na, yung hiya siya, hindi siya ayaw nga niya luminya eh. Di nung habang tinatawag na ni boss lahat isa-isa, no, di pinaupo lahat sila. Maya-maya, sabi ng boss, pasok ako sa room. At kung sino yung tatawagan ko, eh yun lang ang papasok sa akin sa room. Di syempre, yung mga dala-dala, gaganda mga halaman nila, no? Very proud sila. Sabi niya, di tinawag na, sabi niya, si Eric, sabi ni Eric, eh, talagang naliliit siya, ayaw niya ipakita yung mukha niya. Sabi niya. Pero hindi niya binibitawan yung seed. Sabi niya sa isip niya, basta ako tinaray ko naman yung way, yung parang nilagyan ko ng fertilizers, hindi naman nabuhay, sabi niya. Iba mamaya-maya, tinawag siya ni boss, sabi ni boss, halika dito Eric, kinakabahan si Eric, makapagalitan kasi anong ginawa niya sa akin. Sabi niya, hindi naman ako magsisinungaling. Sabi niya, basta kung ginawa ko naman, pakita yun ng asawa kung paano kayang nalagaan. Pero tataka naman ako, bakit hindi naman namunga? Sabi niya, aba, nung bahasok siya sa room, sabi ni Eric, no, di kwan siya, explain siya. Sabi niya, ako, pasensya na kayo. Sabi niya,
life issues, di ba? Mm. Wow, yung mga, kung may midlife ayan issues tayo sa ating skin, sabi niya, sa ating skin, gano'n. Sabi ni, siyempre, ba, sabi ni, tawag dito, natin sa buhay natin. Sabi ni, boss, CEO, sabi niya, bakit kaya nag-explain, sabi sa sabi niya kay Eric. Kasi sir, talagang ginawa ko naman po yung basta kaya kong delete, fertilizers, lahat-lahat, sabi niya. E di natawa yung boss, sabi niya. Alam mo ba na ang totoong binigay ko sa yung seed ay boil seed. Ay, yung boil seed yung hindi na po nabubuhay. Binagulat si Eric, sabi niya, ako, sabi niya, ako, kaya ako pala hindi na mo, hindi po lang nabuhay tong seed na to. Sinubukan ko lang kasi sa inyo kung sino yung honest. At sa simpleng bagay na yan, binigay ko sa inyo, kayo, pag kayo ay nagsinungaling, paano ko pa no, mapagkakatiwalaan na kaya niyong pamunuan ng company ito. Talagang si Eric, kagalpak sa iyak. No, totoong story po ito. At sabi niya, hindi ko po akalain na yan po yung uri ng pagsubok na binigay mo sa amin. Pero sabi niya, ako po ay kahit tanggalin niyo dahil hindi ko po nabuhay ang inyong seed, ay tatanggapin ko. Kasi po, naniniwala ako dun sa buto na binigay niyo. Sabi niya, diba? Sana ganyan, ano? Ganyan yung kaisipan natin sa ating buhay na pag may dumarating na tayo ay tumutulong yun ay parang seeds na tinatanim natin na hindi lahat yan ay may mabubuhay. Meron dyan na pwedeng alam nyo, pwedeng di ba meron sa Biblia nga na tinapon yan sa mabatong lugar, tinapon siya sa malupa pero hindi naman diniligan, tinapon siya sa tamang lupa na diniligan at tinalagaan, yun yung nabuhay. Diba? Ay nako, yan ang isa sa napakaganda nating dapat na natandaan. Diba Sol, ating BFF Familia? Ha, yun na ng Signal Wafa. Oh, happy congratulations pala sa iyo. Isang monetized channel na rin po si Amelia. Kaya pakikwan niyo po siya. Dalaw-dalawin niyo ang kanyang mansion. No? Kanyang mansion. Ayan. Di ko alam ang Cortez. Baka nawala. Di ko open. Nawala na. Baka ano. Pero alam niyo, meron nangyari din. Ganyan nangyari kay Kwan eh. Kay Minda. No? Kaya, ay, kagaya ng kaibigang ang Cortez, di lahat honest. Tama. Marami tayong mga kaibigan na yan, kala natin honest, pero hindi. Pero sige lang, kala nyo kahit honest o dishonest yung kaibigan nyo, huwag nyong pipigilan yung sarili nyo kaibigan nyo pa rin. Kasi, darating at darating ang panahon na yung pagiging dishonest nyo ay marirealize nyo. Yan, huwag nyong pagsawaan. No? Kasi kaawa-awa po talaga yung mga taong dishonest. Why? Kasi yan ang mga taong nangangailangan talaga na mapasama sa mga honest na tao para sila ay matuto. Kasi kung dishonest siya, dishonest yung mga kasama niya, paano pa siya mababago? Diba? So, kailangan ay pagtiyagaan natin, no, na hubugin din ang ating mga kaibigan. No, wag din yung silang susukuan. Alright mga kaibigan, di bali po sa ating mga susunod po, marami, wag niyo po kalimutan, yan po yung shampoo, kung meron po kayong shampoo, ano shampoo, marami yan, at yung mga, my gosh, i-introduce ko rin sa inyo, pagdating ng panahon yung mukha natin na kahit na tayo 40 na o 50, 60, magiging 30 o kaya 20 ang ating kutis. Abangan niyo po yan. Marami pa po tayo. Ito namang itong yung po medyo mahuna ng buhok. Katulad ko na talagang naglalagas. Ano? Ayan, dahil sa katandaan na. Peter Lamas. Ayan. Si Peter Lamas, siya yung isang napakagaling. From Cuban na kwento siya. Hairstylist. Ano? Talagang pinag-aralan niya. Vegan. Talagang kanya. Mga galing talaga sa mga walang yung mga paraben free. Basta yung mga hindi harmful, hindi harsh sa hair. No? Sana nakita ko na ito noon. Hindi pang artista lang noon yung mga products niya. Pero ngayon, konsya, kinalat niya na sa parang katulad natin mga ordinary hair types ay pwede na rin maging ala artista type na hair. O, di ba?
Yan, swerte ng mga bata kung medyo makonta, pero hindi, pag nagkedad tayo, aminin natin, lahat tayo ay nalalagas ang buhok, di ba, Marben? Amelia, si Amelia makapal pa yung hair niya, pero kunyan, malalagas din katulad ko. Ayan. Hi, my pretty Ang Cortez, so thank you naman. Pretty mukhang haggard ako dyan, pagod. Kaso lang, nakita ko yung box, na nakita mo yung unbox ko dyan kanina sa door ko. Beto, may share nga. Excited ako, ganyan ako pag meron ako mga products. Excited ako. Ayan, so, sana magkaroon din kayo ng magandang negosyo na ginagamit nyo. Hindi yung gumagamit, wala man tayo napapala, no? Hindi ko alam ang Cortez bakit nawala. Sarah, yeah, bago lang ako, busy lang ako, duty time na. Sige na, busy lang kayo dyan at kayo magtrabaho na. At ako yung medyo magpapaalam na rin, mag-alas dos na. Ang Cortez, ano po, yun, di ko maninag, malabo mata ko kanina. No? Ko pa tinitignan ginagawa niya. Nagkukon ako, Marbeng. Binubuksan ko yung natanggap ko na box na may lamang mga shampoo, serum para sa buhok, conditioner para yung buhok natin na kakapal, no? Tsaka gaganda, yung mabubuhay siya. Tapos kung medyo nakakalbo na, ganun, malaking tulong tong shampoo na to. Kasi proven na to talaga. Yeah? Ayan. At kagaya ng kaibigan ng Cortez, maraming di honest. Hala, wala ako signal. Sige na, Mar. Sarah, hair ko nalalagas din. Talaga, sabi nila sa water daw. Oo, totoo yan. Misan yung malakas ang pressure. Hindi. Kasama rin dyan yung mga ginagamit natin, Sarah. Pati yung stress, kasama rin yan. Ano? Ayan. Late ako, Wafa, sabi na Melia. Okay lang, Melia. Ikaw naman, kahit kailan naman, di mo ako pinabayaan. Ayan, paano ba yan? So, ayan, pwede mag-play na si Kuno, si IT Pet, oh, sa ating YouTube channel, no? YouTube sa Facebook, ng mga music nyo, oh. Oh, sige nga, IT, tuloy mo nga yan, Kuno, yan. Sabay, nami-miss ko si Host Patani, patawa ko ng tawa eh. O sige, habang tuloy-tuloy ang YouTube, at lalagay ko habang meron kayong awit sa Facebook, eh dito sa YouTube ay tuloy-tuloy nating i-play. Sige nga, social. Mag-play ako ng kondito. Sino kaya ang kondito? Pagbigyan natin, sino ang napakauna kong kon? Kaya lang, marami ka bang download dito? Andiyan pa ba si kon? Pakita sa inyo. Sino kaya maganda dito? Ay, meron akong pipay na isa pa pala. Sige, tuloy-tuloy na to. Habang nagpiplay ng music si IT Pet, tingnan ko kung makon ko to. Hold on. Yan po muna ang ating maihatid na magandang impormasyon. Salamat sa mga shares ninyo, okay? Inom lagi ng vitamin C, Wafa. Oo, inom lagi tayo, no? Kwan yan, shampoo yan, tsaka kwan ha, conditioner, yung serum na yan. Pag gusto nyong maging kwan dyan, makasama ko din, magsabi lang kayo. Lalo pag meron kayong mga problema sa mga buhok ninyo, o sa mga kaibigan nyo, na alam nyo yung Diyos ko, ang bata-bata pa, mukhang edad na, dahil yung buhok naman, no? Ayan. Vitamin E ako yan. Maganda yan, vitamin E din. Pag sa buhok, ito, punong-puno kasi ito ng biotin, yan. Alam niyo sa biotin, yung kwan natin, skin and hair, no? Tulong yan. So, nandito na yan sa gamit ko na hair solutions for thickening and fuller hair. Ano, yan. Napakaganda yan. Mukhang amoy niya talagang kwan yung natural na natural, ano? Blooming, may wafa. Blooming ba yan? Pagod ako dyan. Salamat. Sige. Okay. Okay, so sige. Sige nga, tingnan nga natin ang kwan, ano? Sino ba ang mga... Anong gusto niyong i-play?
yung YouTube ninyo o yung Facebook songs ninyo? Mag yung gustong, pero gusto ko na lang yata IT yung kan YouTube nila or ano, gusto niya yung pwede rin ano, play natin yung inyong ano ba yan? Sige na, ganito na lang. Sige na natin. Pwede ko namang iwanan na lang. Tapos yung Facebook. Sana paano yung tuloy-tuloy sana na Facebook na. Sino kaya dito? Teka, mamimili nga ako ng kung. Makita niya. Sino dito ang maraming songs? Teka lang kung ako. The Impulse is real. The Impulse talaga. Nung kabataan natin, mas malalim yun. Pag tumatanda pala, nawawala. Ito yung mga anak ko kasi may mga songs sa Smil ang gusto niyo. Pero kung dito, naka-mute kayo dito. Marites Kian Vlogs. At syempre, kasama ko ang ating, syempre, kasi, isa sa pinagpapalating products naman na ginagamit ngayon ng Anchor Test. At syempre, ay super, super excited akong ihatid sa inyo at ipaalam na nowadays, syempre, tayo ay nasa bahagi naman ng ating buhay na asikasuhin naman natin ang other side of our business aside from our work, di ba? Siyempre, ang Anchor Test ay patuloy po na sumasaliksik po. Siyempre, lagi ko pong gustong makadiscover ng mga something bagay, something techie. Oh. Pero bago tayo mag-techie, something about that ay bayan yung pakilala ko sa inyo ang isang product. Makikita nyo dyan ang Peter Lamas yan na mga kanyan mga intimate kan natin yan anti-aging secrets ano at hindi lang sa cuties natin sa panloob kundi sa ating mga hair ayan. Kaya ngayon ay payan yung dahil sa kahanap ko ay syempre sabi na nila pag tayo nananalangin ng mga tamang produkto para sa atin ay yan naman ay kon sa atin, inihahatid din ano, sa tamang panahon. At syempre, pag tumatanda tayo, ang hair natin, medyo nagkakaroon ng kon na breakage, humihina, di ba? Kasama yan, syempre, pinagkakaedad tayo, no? So, today, allow me to introduce to you my new discovery. And of course, kasama ito sa isa sa pananalangin ko rin na sabi ko, ano pa kaya ang magandang kwan ngayon? Bagong pasuking negosyo. Diba? Dapat hindi tayo tumitigil kasi alam nyo, the more na tayo ay nag-discover at panalangin natin ay dumarating yan. Ano? Kaya I'm thankful. Ano? Ito ay so thankful with of course our friend Roger Esmer. Roger, hello sa iyo dyan. Nasaan ka man ngayon? Sobra ka na ba nagpapayaman dyan? Ayan. And of course, to the CEO and founder of GPS. Naku, marami akong introduce sa inyo mga pinagkakabalahan natin aside from our work. At ito ay malaking tulong ano sa ekonomiya ng ating bansa, no? Kaya ito ay ating ang GPS, ang sabi nating GPS, G stands for global, P stands for platform, and S stands for solutions. So, ayan. So, ready na ba kayong maging bahagi ng napakagandang business na to, no? Malalaman nyo yan sa mga susunod pa natin presentation dito sa Marites Kilang Vlogs. Meantime, ang gagawin ko, excited muna ako kasi kahapon po ay sabi ko, bakit ba ako gagamit ng mga produkto na wala naman ako napapala, no? Oh, ngayon may mga produkto na gagamitin ko at kikita pa tayo. O, di ba? Kung bumili ba tayo ng certain na panggamit sa sarili natin, naranasan nyo bang kayo kumita? O, yan. Ngayon, yan ang gagawin natin ngayon dito sa ating lugar dito sa Houston, Texas. At allow me, ito ay ibababa ko muna ang camera ko para makita nyo naman itong sinasabi ko. Na-excited ako.
na product ng Peter Lamas. Ayan, teka lang, huwag sana matumba yung camera ko. Kasama natin ngayon ha si si IT Pet. Andi si ko nang kasama natin ngayon si Host Patani ba to? Hello. Nandiyan pa ba siya? Host Patani. Hi, magandang hapon sa inyong lahat. Hello. Yan. Online pa ako for test. Yes. Live. Pakikwan niyo, oh, pakikwan niyo nga, paki-acknowledge niyo nga si Host Patani kung naririnig niyo. Dinig niyo ba ako, mga kaka-YouTube? Tingnan ko nga yung kanila. Mga YouTuber ng Soul Radio. Dali. Boses pa na, natatawa na ako, spontane sa'yo. Oo, di ba? Oh. Tama-tama yung topic natin tungkol sa mga nalalagas ang buhok. Ang ganda, gusto ko yung topic na yan. Ay, ang dami akong kilala. Ako, lahat lagas. Patikilay. Patikilay ba sa'yo? Oo, lahat ng buhok, pati sa kilikili, nalalagas. Oh, yung friend ko. Ano ko yung friend ko? Ano, smooth yung katawan niya from head to toe. Walang buhok. Kaka sa Android. Alam mo yun? Super smooth ng skin. Oh, mas Patanyo, kakabagay na naman sa'yo eh. Hello Patanyo. Hello the say, sabi ni Sarah. Uy, pakishare nyo nga sa kwan natin lahat ito. Pakipaliwanag mga Host Patanyo kung anong gusto. At teka lang Host Patanyo, hindi ka ba busy ngayon? Baka naman ikaw may ginagawa ha? Hindi, yeah, katatapos ko lang ano, chumibog. Katitibog ko lang. May power. Meron na akong power and protest. I'm strong as I call. May karabaw pala. Uy, Host Patani. Hi, Puyat. Kahit siguro 24 yeah. hours kitang pakinggan, di ako magsasawa sa'yo. Grabe nga. Oo, ano ko eh. Ano ako, Android. Walang kapaguran. Tama-tama yung Android na abangan nyo ha. Ang Android na number one na kung magugusta mo to Host Patani, bibigyan kita ng isang napakagandang kwanyan. Basta abangan mo yan ha, after 5 days. Ako parang kwanyan, importante yeah. araw. Parang ano, Android excited na ako dyan ang Cortez ha. Parang Android niya. Parang magkaka-insom niya ata ako ng mga ilang araw. Burp, burp ka ba? Ano ba? Abangan nyo nga yan sa ating pag-unbox ulit. No? At dyan na yung simula na tayo'y magkakaroon ng magandang hinaharap sa buhay. No? Grabe yan. Abangan nyo yan. Very positive ako dyan. Kaya burp, burp ka daw, oh, sabi ni Kwan, ni Sarah. Ayan, burp. Nag-burp ka. Wow, sabi ni Sarah. Uy, Sarah, ang ganda naman ng kanina yung pagkanta niya sa kon, ano. Hindi pala, baka ko ikon. Ito, paliwanag mga Host Patani kung anong gusto mong gawin ngayong araw na to. Dahil na-miss natin ang YouTube eh, kahit na mga 24 hours tayo, bumaboy tayo. Anong gusto mong gawin? Oo, lako. Lako, walang pataya na ng YouTube. One year. Oo, sumobrang ano eh. Parang sumobrang nagpahinga, oo. Oh. Parang ang haba ng sabbatical niya. Diba yan? Naka-olive ng isang taon. Namiss ko. Akala ko wala na eh. Akala ko beds na. Andiyan pa pala. O, buhay na buhay. Hindi kasi alam niyo. Nakatawa sa YouTube. Eh di siyempre tuloy-tuloy yung pumapasok na income. Sabi ko, teka lang. Sabi ko, bakit naman masyado kung nakapahinga sa ika? Nung itong anong medyo na, alam nyo naman, nagdaan tayo sa medyo pagdaramate. Eh ayun, medyo buhay-buhayin ulit natin. Kaya yung mga dance share na po na yan, Amelia ha, magkakuan tayo. Magkakaroon ulit tayo ng mga dikitan mode. Oh. Lahat kayo dyan, hindi pa nakapagdikit-dikit-dikit. Ano yung ibig mong, anong gusto mong term sa dikit-dikit? Host Patani. Alam mo, ang Cortez, wala naman daw kahit anong gamitin mong terminology. Alam naman ni YouTube yan, kahit anong tago mo. Sabi na, no? Sabi, Lolo Whitey. Naku, wala yan. Kahit talaga man, Lola.
Oh, eto rin tawag mo niya, wala kang ligtas. Oo nga. Ba't gano'n? Paglagas-lagas talaga. Kalokohan? Alam mo? Mm-hmm. Ay, naku, na-experiment ako ang Cortez, ha? Nag-open ako ng account, ha? As in, wala akong, ano, wala akong, ano ba ito? Na si wala akong subscribers, ha? E di, nag-ano ako, ayan, nag-ano, tawag dyan na ang Cortez, ang tawag dyan, nag-hunting, nag-fishing ako, diba? Naka-50 fish ako sa araw, ha? Oo. Naku, kinumaghanag, negative 10! Ako pa lang ang utang. Diyos ko, maghanap ako ng 10 pambayan. Ano to? Sabi ko, natuling ako. Oh, yung sakit na ng tiyan ko. Paano pa ako matutulog nito? IT, ay, ano ba ako matulog ako? Huwag ka mamaglag. Huwag ka mamaglag sa buhay. Hanggang bukas ng gabi. Parang parusa ko. May ano naman. Huwag ka mag-alala, may income ka naman eh. Oo, oh, Diyos ko. Ito ba ito na sa matis kita? Ito rin talaga si ikaw talaga sa patahan niya. Itong mga kwan natin, mga YouTubers. Seriously, kidding aside. Paliwanag mo sa kanila kung ang gusto mong gawin. Ito ha, mga ka-YouTube ha, gagawin natin, ipi-play natin sa FB nyo, ay sa FB na, ng ano, ng Soul Radio, sa FB Live, yung mga bahay-bahay nyo sa YouTube. So, kapag piniplay yan ni Soul Radio, matik yan, may plus watch hours kayo. At the same time, napapakinggan yung audio. Hindi kaya pag ipiplay natin sa YT, YT to YT. Eh baka magka, ano pa, barilin pa tayo ni Lolo. Saan mo yung baril mo? Ano yun? User to user? Alam mo yun, paano ka manunod? Wala audio, kakanta ka, wala audio. Hindi yan, makalakuhan yan. Eh, pag sa FB, kahit pa paano, mapakinggan mo yung ano mo, golden voice mo, no? Diba, Amelia? Kumanta ka dyan sa ano, sa YouTube. Kahit pause ka, maka-copyright ka. Oh, yan, bagay sa kanila yan. Uy, Amelia, tigil mo muna yung pagkanta. Kung yung nakakon sa voice mo, napakabait niya, no? IT tuloy, hospitani. Oh, sobra. Niya, kahit na wala na siyang sobra. Voice. Kaya lang parang hirap na hirap ako magkanta. Kaya lang dapat, ano medyo no. Sampalin mo, magasin sa katotohanan, baka lalo mawala ng boses. Ngayon, kaya pa may kasalanan. Mawala siya ng boses. Paano siya kakanta? Mag-sign language? Diyos ko, Lord. Amelia, sabi ko sa'yo, tumunga ka ng ano, isang thermos ng may tubig. Lagyan mo ng ano, wax salt. Mabilis yung wax salt, try mo ng wax salt. Yung ano, yung asin na ano, yung parang sa tawas na bubuo, pwede yun. Uy, kung naman, hospitani, magbigay ko naman ng tamang kwan. Ito naman si kwan, ano, ng tamang kwan. Wala, matino kaya. Matino. Asin. Diba, sa salt water. Anong joke doon? Serious yun. Nakakatawa lang ang boses ko, ang Cortez. Pero yung content ng message ko, ha. Ano yan? May income. Hindi impact, income talaga. May income. May impact na, may income pa. Sabay bayad na income tax. De ganito. Di ba pinayo mo sa akin to, House Patani, yung maligamgam na tubig at saka yung vinegar, yung ba yan? Yung vinegar na yun? Apple cider. Apple cider. Di ba tinuro mo sa akin yun? Oh, di ba? Ako, perfect. Ako, tried and tested, very perfect, 100%, 1,000%, na hello, true, I'm not kidding, I'm dead serious, ha, makinig kayo, ha, mga kas, I'm dead serious, okay, you listen eagerly and intently, dapat motivated kayo sa sasabihin ko, ha, ito, yung ano, hot water, buhos, haluan mo lang apple cider vinegar, yun lang, kahit isang teaspoon. Mm-hmm. Oh, ano ko, Amelia, try mo. Now na, bumili ka na sa ano dyan, grocery. No, na talaga. Amelia, apple nandiyan. Apple cider. Mm-hmm. Kung gusto mo may tatak, brag. Yung brag, B-R-A-G-G.
At si Sarah, kakabawin din siya. Kung gusto mo naman ano, mapagod, mag-DIY ka, panoorin mo yung How to Make Apple Cider ni Mama Jay. Yes. Kailan mo kita ka ng 6 na buwan? 6 na buwan bago mo mainit. Ang katulad. Ang tawag dyan, fermentation ng cortes, ano ba? Ano? Ano? Kasi ngayon nga niya kailangan itapos. Matagal ang fermentation, 6 months. Uh-huh. 6 months to 1 year. Oh, ay, pero yan ang namimiss ko na, na excited akong tikman yung ginawa ni House Mama J. Ano kaya lang sa nung kanyang apple cider vinegar? Ay, naku. Ano, nagbigay si Ate Pet sa akin, pinatikman ako. Nansya kasi hindi na ako makapulsa, paus na ako. As in, wala, sign language na lang ako. Naku, 2 cups of hot water with apple cider na DIY niya, na hindi yung brag. Mm-hmm. Oh my God, after 1 hour, after 2 hours siguro, ito, bumalik yung golden voice ko. No, seriously, hindi nga side, wala. Walang halong biro, serious talaga. Promise. Hindi ako nagbibiro. Palagpakan naman kayo dyan. Paniwalaan naman natin si Host Patani. Sabi ni... Alam nyo, everything that glitters should be gold. Ako yun. Ganun. Talaga naman. Everything that glitters is gold, sabi mo? Hindi ba sa basi mo? Pero yung kasabihan, hindi. Hindi daw gold. Ano? Hindi. Pero ako gold. Oh my God, sasakit at siyang kasi. Basta naman natin na Host Patani yung message ni Sarah. Sabi niya, kagaya ng kanta ko, I've been away na CPR ako ngayon. Ni-replace ko, nakakatawa tingnan tuloy sa... Oo nga. Uy, di ba nangyari yan sa'yo, Host Patani, yung nag-con ka, nag-cut-cut ka, gano'n. Ay, tapos katawa-tawa yung tsura ng video. Oo. Ano ba? Nako, totoo. Ay, nako, ano ba nangyari sa ano ko, bahay ko? Talagang ano, giniba. Talaga alam mo, totally devastated ni Whitey, ni Lolo Whitey. Kainis, ha? Talaga? Oo. Na-devast ko na yun. Oo, grabe siya. Oo. Nakalimutan ko na yung pala ng bahay ko sa sobrang sama ng loob ko, kinalimutan ko. Parang si Marbeng din daw. Hindi niya na mabuksan. Oh, ano nangyari sa bahay ni Marbeng? Hindi niya mabuksan. Ano, buti sa yun. Nakita mo, nag-diba sa'yo. Hindi niya lang kung dinimolis o nanakaw. Babasahin ko ang Cortez yung mga ano FB comments. Sige, please. Kasi nakamonitor ko. Sini na to, top fan plus one. Ano, hello, sabi niya, down share, busy mode. Hmm. Si Casloralde, full heart at palakpak siya. Mm-hmm. Si Alvin. Tapos, nakita ko kayo na watching si Marvin Songwes. Ay, ang ganda. Nandiyan si Ibo. Ano ba, namunuan. Alvin De Lima? May time siya manood sa akin. Kumanta na ito. Na-curious siya sa boses, ano ah? Ino, duende. Chipmunk. Kanina, Android, maganda kanina. Ba't naman naging duende na? Tips para pwede. Maging duende. I can be both. I can be all. Oh my gosh, kabag-kabag na ako nito. Pag ako hindi na burp, bahala kayo. Baka mag-burp ka ha, ako baka di ka ano, makahinga. O, mawalan tayo ng ano, Sol Radio Texas. O sige nga, ikon nga natin, i-capture nga natin dito yung, anong gusto nyo? Madali lang yan ang Cortez, capture mo na. Capture ko pero na. Ang gato gagawin ko, for example, sino ba yung pwede natin buksan ng YouTube sige na ano, channel? Mm-mm. For example, sa'yo, hindi pwede kasi nakaano ka, naka-capture ka. Niyo, anong gusto mo dyan? Kasimbawa, si ano, si, sino ba? Mamaya, gutom na uli si host. Nagkakape ako, pampabawas ng gutom. Ano? IT, ano yung... Ito yan? Ay, hospitali, oo. Ano yung iyong kanina, kinakain? So, halimbawa, ano ba ang YouTube channel ni, ano, ni Sarah Walde? Mm-mm, buksan natin. Pwede pa-type. Oo, habubuksan ko dito sa side. Ba't ayaw ko bubuksan ko? Oh, sige mga, subukan mga buksan. Buksan ka na dyan sa side mo para makita nila. Don't... Oh, mag-open ako, for example. Mm-mm.
Ganito nang maganda ngayon yung actual na eh, hindi na yung oh, kasi alam nyo, ito yung pinaka the most income generating way na gagawin natin. Totoo yan. Nagising ako sa katotohanan, ano ba nangyayari? Bakit ganun? Sabi ko. Parang nawalang nangyayari. Ganito nang gawin natin set up. Oo, ganito na lang. Simulcast, di ba? Watch hour, malaking bagay yan, naiipon yan, ha? Accumulated yan. Kala nyo ha, yung isang segundo na yan, i-add mo sa isang segundo, din ako 2 seconds ka na. Yes. No? Totoo. Yung 2 seconds na yan, o times ano mo, times 360 days, ilang seconds na yan. Ay, fasting. Fasting. Ano, fast 18 ka ba? Ano, Amelia? Fasting ako, pwedeng patan. Fast eating kaya na. Kaya pala. Oo. At iba tubig, fast. My God, I'm respecting your, ano, I'm respecting. Fast patani, talagang di mo ako kanin. Nung kinakabag na ako sa tawa-tawa sa'yo, sa totoo lang. Kaya... Tunawi na ba natin ang character ni Patani Patel? Nakakawa na kayo sakit eh, nakakahiya naman. Ay, sige nga, nabuksan mo na yung YouTube ni, ay yung kanilang ko. YouTube. Ikaw ba magbubukas ako? Ikaw na. Ang cortes, syempre ako. Kaya nga. Diba? Tapos, ika-capture mo yung ano ko, yung FB live mo sa ano, sa radio. Kung naman. Kaya nga, hintay ko nga. Eh, medyo nagbubukas pa kasi. I will tell you. Okay. I have been sa FB live. Ayan. Pusta ka na dyan. Bakit nandiyan ka? Wala ka dito. Nakatawarte. Okay lang, dalawang CP mo, walang problema. Mag-invest kayo ng cellphone nyo, ha? Dalawa, pwede rin dalawa, no? Uy, sabi ni... isang FB, isang YT. O sabi ni host, ni Sarah, host Patani, di pa pwede channel ko, saka ko na pa-play. Huwag mo daw pa-play muna kay Sarah. Ay, gano'n ba? Di kay Amelia. Kay Amelia na lang. Sakit pa. Baka meron siyang bagong upload. Baka... Oo, marami siyang kwan, ha? Maraming pan siya. Tingnan natin. I-feature natin. Sige. Sakit ng chan ko, host. Teka lang. Ang Cortez. So, bali, bagong segment mo to sa Feel the Love. Kasi, di ba, you are giving love, so they should feel the love, no? Oo, they should feel it. Kasi, you're giving them watch hours. Yes. Ganda. I like the concept. Ayun. Pilipinas, pag nanonood sa inyo, Amerika. Oh, yeah. Parang ano ba ang gamit ni Amelia? Amelia, Amelia lang yan yata. Parang my soul. My soul ba? Ah, ay, sorry, ito na mismo, di ba? Ito na pala mismo, no? Lukaret. Oh, ito na naka... Salamat. Kaya na yun. Nung giinit ang ulo mo pag hindi mo alam. Teka, hindi ko nga pala nabuksan yung kontod. Ah, pero meron pala. Oo. Ayun, ituloy natin. Hi, BFF Tess, ha? Kamusta ka na? La 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 la. Hindi pwede. Alvin Dalima, kumusta ka na dyan? Ayan eh. 30 seconds lang. Uh-huh. Maari ko yan eh. Yung ating mga commercials. Ayan. Bakit mukhang pagod ka? Mas Patani. Napagod ako sa ano? Kakapindot ng ano? Nito. Pero tawa eh. Pindot ko na pindot. Pinarihan ko na pagpindot. Ay, Maria. Hi, Maria Velita. Atom. Tahor. Ayan. Simulcast. Hello. Thank you, Alvin, sa palakpak mo. Yes. Sana naman sa writing, hindi pwede pumalakpak, no? May bawal. May bawal din. Hindi pumalakpak? Grabe naman. Hindi pumalakpak? Grabe, ano ito? Komunista? Lahat naman bawal. Gusto ng writing. Pati pagpalakpak ang Cortez mo, imagine. Totoo ba yun? Hindi naman. O, ikaw naman. Hindi ba? Yung mga stickers. Diba stickers ang tawag din? Yung mga palakpak. Ayam dun sa kwan sa chat. Mga emoticons. Oo, bawal nga. So, IT, grabe, no? Kahit palakpak. Ano ba? Baka mamaya pati baghinga, bawal na rin. Hintay-hintay lang kasi hintay lang kayo, ha, mga FB and of viewers, ha. Maria. Kasi siyang, ano, sino? Sino si Maria? Kanina pa eh, pinuputol mo ako. Sige, sorry. Maria Velita
aton taho. Ay, ang lakas ng monitor mo, ang Cortez. Ay, shocking, Aisha. Nag-feedback. Nag-feedback. Ayan, bukas na kayo, no? Ay! Wala na, meron pa rin. No, so, Amelia pala, naka-ano. Ano ba siya? Monetize na ba siya? Yes. So, oh, Ramadan pa mo. Monetize na? Yeah. Nag-con nga siya, nag-post siya. Congrats. Congratulations. Ayan, galing. Oh, my God, Amelia. You're so, ano, magaling. Cheers for you. Yeah. Kaya ano, kinarir niya, ano? Kinarir niya, kaya siya namalat. Ayan, yan. Okay. Ah, ganun ba? Yan natang yung reason, kaya siya namalat. Pero nanonood ako, wala naman sound. Hindi naman siya kumakanta sa wifey, ah. Sasalita siguro. Dito lang sa Star Maker, saka sa Sion. Malakas talaga ng feedback. Malakas pa rin? Kasi oo, ano yan? Paka-headset niya, Korte? Headset ko naman. Ano ba yan? Akin na pa yan, oo. Kanina pa ako na, ano, bothered. Mahilo ka? Oh my gosh, I'm so sorry. Eh, bothered lang ako. Okay, bothered. Ano, teka, takawa ko, meron ako. I'm so bothered. Hold on, hinaan ko na lang yung sound ko. Okay. Pero pansin ko, parang ang bilis ng ano dyan, dating ng, parang 4 seconds lang, bilis ha. Bakit? 1 minute, no, bago makarating yung meron. Sino ba yung ugong? Ayan, o, bumalik na sa Anchor Test. Ang ugong hindi galing sa akin, galing sa labas. May ugong sa labas. Ha? Oo. May nakamonitor sa labas? Sino ba? Hindi. May momo. Hindi. Kasi ganunin ko sa para hindi naman sa akin kasi naka-off naman lahat ng sound. Ano ba? Saan galing yun? Check ko nga dito. Malakas pa ba yung dinig niya dyan? Wala dito. Sa totoo lang, promise. Sa akin. O, sa labas nga ng Conking Apartment, hindi dito. Saan galing yun? Teka. Sige, Sara, pakishare mo, ha? Teka. OMG, baka nga sa... Ay, hindi pwede kasi nga. Hindi naman, naka-headset naman lahat ang purchase, eh. So, hindi naman ako naka-loudspeaker. Pero yung bang mga audience natin, napabother ba kayo sa ingay? Oh, meron ba sila naririnig? Kuya ko yan, host Patani. Thank you. Kuyate ako, kuyate. Tama, kuyate. Kaya ano, si kuya, pwede rin. Kaya pa kuyate, gano'n. Ano? Kuya, no? Parang Japanese, no? Si kuya, gusto ko yun. Parang Japanese, no? Oo nga, no? Si kuya. Kuyate, ano pa ba isa? Shinoya? Ano yun, diba? Ano yung Shinoya? Ano naman ang... Ano yan, store ng mga Japanese, ano, tuhog-tuhog. Ano ba yun? Hindi, mga deserve Japanese food. Ano ba yun, Shinoya? Shinoya, it's, ano, nasa mga food chains sa SM, mayroon ko lang kung meron dyan sa, ano, sa US. Teka, ano nangyari sa quad ko? Yan. Galing ah, sabi sa'yo ni Alvin. Yan. Nasaan? Galing mo daw, sabi niya. Ano sabi sa FP? Oo. Oo, galing. Oo, sino yung magaling pakiklaro, Alvin? Yung kay kuya o kuyate? Ayan na. Teka lang, ha? Ano ba? Ano ba ang plano natin dyan? Malakas ba yung kwan mo ngayon? Wi-Fi mo? Oo. Di ba kanina ka pa, kwan? Kanina ka pang nagkakon sa Wi-Fi mo, eh. Dalawa kasi ang naka-open na white na ano ko, yung sa'yo, tapos kay Sol Amelia. Oo, lumalabas na ba si Sol Amelia? Hindi pa, wala pa? Ay, ikukon ko na pala, sorry. Ang mangyari niya na ang Cortez, one will be muted. Oo nga eh. Tapos, maghalo-halo yung audio, unless mag-mute ka, para kay Amelia marinig, di ba? Kasi, ang gagawin ko na lang is lower ko, lower down ko yung volume ni, ano. Diba parang may marinig naman sila. Yeah. So, parang background na natin yung, ano, yung kay Amelia. Ready na diba? Ba? Ang ganda nung, ano, ang sarap nung, ano. Oo. Kung ano klaseng rice ko, no? Parang sinangag. Oo. Ano to? Sarap sinangag.
Para sinangag. Sarap nung sinangag. Ay, meron kang rice na sinangag dyan. Gusto ko yun. Eh, dapat siguro pakinggan natin kung ano yung ano. Yung pinagdadakdak ni Amelia. Tingnan nga natin. Sana ba yun? Ay, pwede ba? Pakinggan natin. Oh, na-pinost na ito nung ano. Oy, kahapon. Aba? Mainit-init pa. Oh. Ayan, oh. Habang pinapanood po ni Patani yan, ay, tumatakbo na. Kaya lang, hindi niya na kailangan ng watch hours, diba? Ito mangyayari, panonoodin na lang natin yung ads niya. Oh, tama. Kasi nga, yun ang tulong natin eh, yung ads niya. Yun na lang, yung harang. Sige. Aharangan ko yung mga harang na yun. Harangan natin yung mga harang. Ano ba ang harang? Oh? Yun ang buhay niyo, yung harang. Hindi, eh. Dapat ano yan, tawag siya na, no, ginto. Hindi yung harang. Harang, magandang negative. Negative yung harang. Yeah. Saan ano na yan? Ano tawag siyan? Saan na siya ngayon? Nakalagay na ba siya sa'yo? Ito, hindi. I-Windows capture ko pala ang core, ha? Kasi na-busy ako sa kakang. Sorry. Nakangawa. Gawa ako ng gawa. Ano ba yan? Walang tigil ang bunga nga ako. Parang ganito lang, eh. Machine gun. Diyos ko, Lord. Walang tahing ang bunga nga. Uy, daig, kuyate, daig mo pa yung nagor. Kuyate, te kuya, para Japanese. Te kuya pa. Sorry. Te kuya pa. Lumunong sa anger test. Te kuya, tama ba yun? Yes. Oo, tama ba yung, ano ba dito? Teka. Tama ba yun na ikaw ay tawagin te kuya? Gusto mo na yun? Huwag na, patani na lang. Oo nga. Mas patani. Patani, patel. At Patel, may apelido ka? Mayroon. Oh. Ano, kahit Android ako, mayroon akong ano, family. I came from my mother's womb. And my father's, ano, testicles. Uy, baka mag-isip sila, ano, uy, testicles. That's biological, ha? There's nothing, ano, nothing rude. Why? That is part of your, ano, anatomy. Sabi ang kamay mo ba, binabalutan mo, di ko nababagitin yung pangalan ng kamay mo. Still there, it exists. Even though you call me, it exists. It exists. It is always there and always been there for all the life that you have in this world. It will never be gone unless you cut it off. Matindi ka. Uso pa tayo, sasotan yung chankosip, nagsasabi mo dyan. Pero totoo ka, ano? Ganyan lang sa hospital. Yun yung realistic, di ba? Yun talaga yun. Ha? Yung totoo, di ba? Galing tayo sa wound. May boses ko lang. Alam mo kung sa true life, meron sa akin adjustment ng boses. Gusto ko gato na forever. Oh, para masaya. Gusto kong masaya eh. Oo nga. Ayaw ko lang malongkot. Kaya na ako sa longkot. Nalolongkot ka ba? Diba? Parang may commercial na nalolongkot ka ba? Parang ano, tapos yung background niya, ano, if my love, diba? Parang can't be with you tonight. No, nalala ko, sabi niya, nalolongkot ka ba? Uy, parang ko na, no? Kasi may mga ganun pag nagsalita sila, kahit seryosa, napapatawa ka. Di ba pag gano'n yung nalangangapat ka ba? Oo. Naglibog sila. ay. Doon sa legitimate term, ha? Legit. Bisaya. Kaya naglibog na lito. Na-confuse. Naligbog. Di ba, Mila? Pagtanggol mo naman ako. Naglibog. Di ba? Hindi mo basos yun? Ay, hindi man. Ay, hindi, nindot tayo. Malayon mo na. Oh, nindot tayo. Better end, nindot tayo. Ay, Amelia, di ba? Naglibog, nalito. O, di ba nindot? Naglibog na ako. Pala nalito. Naglibog na ako. Dakuman yung langgam. Langgam is ibon sa kanila. Alam ah, dagdag ka alam ah. Langgam is bird. Uy, wala mo yung tatangkol ko yun, patani. Tamo naman yung langgam sa kanila, bird, ano? Kakaiba talaga. Diba, galing ka naman sa
Why you stayed in Bataan for so many years? So ngayon ba naman, langgang palang alam mo. Bisaya ko naman, perfecta. Oo. Nag-stay ako sa... May, nag-stay na ako sa... Parang damang na nag-stay ka doon. Can you make a complete phrase or sentence in Bisaya? Hold on. Please? Kinsaman ka diha? Ano ka ba dyan? Kinsaman ka diha? San ka dito? Tama ba? Oh, gets ko, di ba? Galing ko. Tapos, yun yan, nindot ka ayo. Yan. Alam ko yun. Sobrang ganda, di ba? Tapos, ano pa ba yung mga natutuwa? Ang dami pa. Ano pa ba? Ano pala sa Bisaya yung... yung kain na tayo. Kaon na ta. Oo, kaon na ta. Kaon ta. Yeah. Ay, yung may kakilala ako, taga Romblon, ano yung sinasabi sa akin? Kaon na to. Ay, hindi na itong pangalan ko, sabi ko. Nato lang na ako, kala ko na ito. Yes, kala ko choknat. Kaon choknat, sabi ko. Tagarumblon siya. Ang ano nila, ano ba yun? May pangalan yung kanilang language. Parang Ujunganon. Taga-Ujungan Romblon. Hindi ko lang nalaman na mayroon pala ganung place sa mundo. Ujungan. Tapos sa salita, Ujunganon. Parang ano lang, Hiligay nun. O diba? Sarawalde. Hiligay nun is Ilongga, ha? Ilonggo yun. Ay, naka talaga, hospital. Pero alam mo ito, totoo to, ha? Lagi kong sinasabi yan, pinagmamalaki ko. Pagkausap ko po si Hospitali, maraming natututuhan sa kanya. Bakit nga ba dami mong alam, Hospitali? Kwento mo nga, paano ka nagsimula? Nung nag-study ako sa nung elementary, mm-mm, wala, di na ako mapasok sa classroom, diretso ako sa library. Oo, sabi ko, your teacher is so boring, I don't like the way you teach. I'll go to the library instead. Ay, ang dami ko tutunan doon. Ako iba't ibang language, sabi ko. Kasi si teacher, musko, Tagalog at English lang alam. And after spending several months sa library, mas magaling tayo kay teacher. Joke. Pero hindi to, totoo, Hospitali, na balita ko, dami mong libro. Ha? Ano bang, meron akong mini library dati, kaya lang sinunog nila. Bakit sinunog? Sinunog nila yung mini library ko. Kasi, ano daw, inaanay na. Inaanay na surat at anay. Sabi, ano ba ito? Dang peste? Pagkakala ba kayo naman, yung fumigation, alam mo yung kakauso? Ano, nakita nila, puro anay, sinunog na lang yun. Minahal ko kaya yung mga books ko. Mula elementary hanggang college. Wow! Yung mga plastic covering tayo, pero inaanay pa rin, siguro pa. Ay, hindi assurance na pag kinover natin, di ba pasokan ng anay? Yeah. Mm-hmm. Grabe, no? Grabe yung mga anay. Sure, ganyan. Ako pa, pero ang kaibigan na ganyan, no? Sunugin nyo na lang. Ay, yeah. Ciao. Ifimigate mo muna. Ay, seryoso naman tayo. Nasaan na yung si Amelia? Ay, eto na. Ayan na, sige. Oh, na-busy ako, diba yan? Ang dami ko kasing tanong. So, kumusta naman? Ilalagay ko siya sa bandang, saan ko ba siya ilalagay? Dito na sa bandang top left corner. Top left, oo. So, yung tipong matatakpan ng word na live, ayan. Sige.
Yung malaki naman yung ano, yung screen niya. Gusto mong bawasan ko yung space ko dito? Saan mo gusto ilagay? Ay, no. No need. No, no need ba? O siya, sige. Very good. Gusto mo taktan ko yung mukha mo? Okay lang. Pwede naman. Host pa tayo, yan ang gusto ko sa'yo. Yan ang gusto ko, yung makatotohanan na, no? Kahit nagbibiro, ramdam. Ay, ano, nandiyan na ang korte. Nandiyan na ba? Saan? Okay, ayan. Ayan, oh. Sige, marating pa lang. Sabi ni si Alvin De Lima, talagang tawan-tawa sa'yo. Alvin De Lima, ano? Ano na bang height mo? Tumangkad ka ba sa katawa? Sabi nila, laughter makes you taller. Ito yan. If you laugh, you'll ano, be taller daw. Research nyo sa Google. Baka mag-research sila. Dahil kaya tawa lang kayo. Tawa lang kayo. Yung mga nasa 4'11 magiging 4'12. 1 inch. Ay, hindi. Ano yun? Oo nga, 1 inch. Ganun pa rin. Ayan. Na siya ang Cortez. Nasa top left. Malapit sa live. Kasi hindi ko makasal dito yan. Ayan, ito. Oh, ayan. Oo. Ito. Yan yung kaya, ano, ay, sa Lamelia de Lima. Oh my gosh, teka lang. Hold on. Medyo naka, ano, semi, ano siya, volume din. Hold on. Ito. Maglagyan natin na, ayan. Gitnang volume para naman, ano. Pasukin mo na nga yung kwan dito. Pumunta ka nga dito sa Amerika. No, kasi mapapot pa lang. I'm sorry. Live mo. Kaya ng towers. Okay na yung kita ko na, oh. Kita mo na. Ba't kaya? Dito ka mo sa FB live mo. Sa FB ko na lang tignan. FB live ko titignan. Saan mo ba tinitignan? Sa YouTube? Oh my God. Sa FB live mo? Hindi ko nga nga kita sa FB. Ay, nakita ko na. Hindi kasi nandun ako sa Luma, bumaba ulit ako. Ano? Pamunta ka sa YouTube, kunyari ka. Yeah. Hindi mo talaga makikita rin. Ayan, play natin. Sige. Ayan na. Play ko na. Play mo. Ay, meron pa. Ano ba to? Apple cider ba to? Parang may itong apple cider. Yan o. Play na natin. Yung sa video ni Asol Amelia. Ay, tinakpan ko yung ano, mali, no? Tama ba? Tinakpan ko yung station radio ID. Mali. Dapat ano, siguro sa left na lang no ano mo dito. Sige. Sa left ng picture mo. Nakita ko na siya. Hindi pwedeng takpan yung ano. Oo, yeah. Medyo lakihan mo naman siya. Oo naman. Oo, yan, nakita ko. Na-realize ko nga ang Cortez na. Kaya naman si Amelia, no? Eh, dapat mo na siya dito sa may, alam mo gusto mo dito sa may YouTube, yung sa gitna. Yeah, no, oh yeah. Yan na lang. May, ano, oo. Kasi okay. Pwedeng background niya na yan. Comment, share. Oo. Baba mo siya. Yan, para. Pero congrats pa rin ha kay, ano, kay Amelia. Ang galing niya. Correct. So, yan po yung, ayan ang tulong natin sa lahat ng mga nanonood ngayon, yung po mga may YouTube na, lalo pag monetize kayo, pag pinanonood po yan dito, syempre ay, kwan po yan. It means income sa inyo, no? So, ugali niyo pong, yes, ugali niyo pong manood dito sa Soul Radio at sa YouTube channel natin para madagdagan natin yung income niyo, okay? Through the through watching your videos. Ayan po ang tulong natin sa inyo. At yung mga nandito, tatawagan niyo na yung mga kaibigan niyo, mga may YouTube din, no? No. Mag-invest siya maka ng pangalawang CP niyo para FP tsaka YT nanonood kayo, no? Susunod, ano? Yan malamang si Amelia, marami cellphone. Si Amelia. At si Sarah, yan pa na ko, 10 cellphone. Pang ano niya, pang watch sa sarili niya. Ano ko, nagalokohan pa ba tayo? Pang watch hours din yan, no? Pang cellphone. Correct. Natawa ko ng ano, sampung account mo. Pati yung tayo mga ninja. Sabi ba? Ay, yung ano ko, huwag nyo na itawa, alam ni YT lahat. Oo nga. Ano na, pero kung talaga. Alam yan, si Mama siya alam nga niya. Hindi ba sa bago-bago alam nga agad. Si YT pa, na ano, hustler sa lahat.
Si Alvin De Lina ba? May YouTube din pala siya. No? Dapat mag-con na rin. Mag-monetize na rin pala si Alvin. Si Alvin, napaka-ano niyan. Napaka-silent type, no? Mm-mm. Hindi kumakanta, hindi ko lang nakikita yung ano. Yung ginagawa niya. Pero mag-asawa. Nagpakasaya, kakakasaya. Ano itong ginagawa? Diyan siya magaling mag-asawa. Magtay ka, Alvin. Walang balita, no? Walang mo lang, ano? Dapat si Amelia, na-upload naman na yung ano wedding reception. Matulungan din natin kayo sa inyong kasi monetize si Reynaldo monetize ka na no sa YouTube mo o kahit hindi man o parang siguro ano lang tulong. Yung mga harang na lang nila ang abangan natin no yes abangan natin pero syempre pag kinik natin yung harang ano so na-play natin harang isunod naman natin iba para lahat correct. Is everybody happy di ba yes oo So, Mutual. Mayroon pa rin pa ba tawag na doon? Ibang term? Mm-hmm. Ano ba tawag doon? Kapitan, bisigan? Or ano pa isa? Balikatan? Ang haba. Mayroon pa isa shoulder to shoulder? Yeah. Mayroon pa isang term ang Cortez? Kapibisig? I think, echo, ano, fruitful ecosystem. Ang haba, di ba yan? Ang haba naman fruitful ecosystem. Pero mayroon pa isang term eh. Reciprocated. Ayun. Lalim, ah. Lalim. Lalim, no? Mm-mm. Parang philosophical ang dating. Ayan, may tumusok na. Meron na tumusok. Sabi ni Sarah Walter, tumusok. Ano yung tusok yan? Pakitusok ano daw? Siya. Oh, siya, honey, my channel din. Wala naman siya dito. Yung meron dito lang sa lang, eh. Sa chat. Ano ito, ah? Hindi tayo, ano ha? Hindi tayo charity. Ba't ang dyan ka sa baba? Huh? Ganun kaya, kamutan eh. Diba? Uy, sikwa na, kamutin natin si Reynaldo sakla. Ha? Hey, Reynaldo, musta ka na dyan? Salamat okay. Sa pag-tune. Hello, nasan siya? Punta kayo sa YT po, Reynaldo sakla. Ayaw naman nakapin ko yung message. Actually, yung ano, yung FB Live, gusto nyo ma-play yung mga bahay-bahay nyo, diyan nyo mapapanood with audio. Mm-hmm. Diyan sa FB Live na si Soul Radio Texas. Kaya nang gagawin nyo, dalawa nyo yung live ni Anchor, magparamdam kayo doon. Halimbawa, hi, hello, Anchor Test. Diyan, mag-stay ka naman diyan sa tapahan. Tapos parang may gana naman siya. Para naman yung harang mo is man. Diba? Kumita ka. Kikita ka dito. Walang halo, walang scam. O sige, nandito na magpunta na si Sarah. Si Sarah, kaya, si Sarah hindi pa daw pwede yung YouTube niya, so wag muna. So, si Amelia nandyan. Tapos, si JNM kanina, si Janathon. Nawala na siya. Nawala na siya. Mamaya dalawin natin. Pag bumalik. Reynaldo, punta ka muna sa YouTube ko, Marites Kim. Yeah. Punta ka muna doon. Ka naman doon. At i-play ko dito sa Facebook. Mag-subscribe ka na rin. Hahanapin sa subscribers list mamaya. Oo, Reynaldo. Si Reynaldo, taga Isabela yan.
Ang sabi sa akin ni Mama Jane. Sa kasi... Nag-uusap kami ni Mama Jane. Ang but sa ano imo patani, sabi ni Sarah tuloy. Sakit ng chan ko. Ika lang. Ayan, kaya lahat po ng mga... Ito po magiging way of life na natin. Way of life. Ah, iba na to. Way of life. O sino na to? Ah. Sino yan? Iba na, iba yan. Iba na siya. Sa kilala, TV Patrol. Oh, ay! Parang balita kayo, no? Kay Sisterette Mariposa. Ay, oo. Abangan nyo pa pala si Mariposa next month. Ang ating DJ Ran. Sa kanya po namang pagbabalik. At ibigay ko nga pala sa iyo yung video one time. Multiple place. Yan, nakita ko na. Pinakita sa akin ni IT Pet. Tapos natulog siya ako. Pagkapasa sa akin, natulog na ako. Kasi pero ako nila bahala. Sabi na sister mo yan. Excuse me, ha? Brother and sister. Sige, paki-introduce na lang siya, no? Sister at Mariposa. Siya ay mabangan pa natin next month ang pagbabalik ng ating Dr. DJ Ranz in Mariposa. Naku, grabe. Marami po kayo matuto. Ang gusto niya mangyari ay mahospitani. Ay everyday, tutuloy na mga drama. So, ang oras niya kahit na mga 30 minutes lang. Parang alam niyo yung drama sa radyo. Mga 30 minutes na drama, everyday yan. Kasi kuko niya yan, i-record niya na. Tapos, sa iyo naman IT, basta everyday, basta yung between 3 o'clock p.m., 3:30, ganun. Kung kaya mong i-play, basta araw-araw po itutuloy. Yung parang ganito ang Cortez, may paparinig ako ha. Sige nga. Sa line. Parang ganito ba? Sige nga. Natin, pakigan natin. Dinig nyo? Hindi pa ah. Wala. Sa akin, ay sorry, hindi pala pwede. Hindi pala pwede. I-share, ano lang, i-forward ko sa'yo ang Cortez. Sige. Exciting. Para ikaw mag-play. Ikaw mag-play. Ako mag-play. Exciting yan kasi parang susundan natin yung drama. Kung ito yung drama sa... Ito drama. Ah, series. Series siya. Oo. Kaya may abangan kayo everyday. At pag tuloy-tuloy po, siyempre alam nyo naman ako sa efforts ng lahat ng ating mga kasama dito sa Soul Radio. Uh-huh. Pag nakita po natin maganda ang resulta, siyempre, lahat ng makakalam ng istorya niyan ay meron na naman tayong kanyan. Mga konting pabuya ulit. No, siyempre, yan ang suporta natin dyan. Diba, Alvin? So, ikala yan, series. Series yan. Abangan natin yan. At yung isa pa, si DJ Ferds naman, abangan natin yung siya po naman ang nagbigay ng kanyang pangako na sa mga bago mag-May 18 sa 2-year anniversary po ng Soul Radio ay siya ay makasama rin natin. So, yun ay, siya yung mga magpiplay ng mga musika nyo rin. Pero siguro in different style. Kasi kung kay IT, sa IT kasi kung nakakaduet nyo si IT, di ba? Sa kanya siguro. Siguro basta yung... Makaulayaw. Oo, ganun. Nakakaano, talamitam nyo. Ayun, kaya abangan pa natin yan, ha? At marami pa tayong mga... Marami dito, meron ako mga nakilala. They are from kon naman, mga isang... religious groups, ano? Pero hindi naman sa tungkol sa puro religion, hindi naman anything about good life yung kanilang katapos. Sino yan ang Cortez? Hindi ko muna sasabihin kasi baka mabulyaso. Tapos mabulyaso. Ano, hindi ko muna. Cortez, hindi ka matatas. Mabulilyaso. Parang payaso. Hindi ko pa. Mabulilyaso. Ayan, nakuha ko din mabulilyaso. Baka ma-preempt. Ayan, baka ma-preempt. Uh-huh. Tapos meron din negosyo sa Soul. Abangan niya yan, no? Wow. Negosyo sa Soul. Atin po yung ilo-launch. Uh-huh. So, basta sa pagdating po ng 2-year anniversary natin, di ba sabi ko sa inyo, ma-reach ko lang. Kasi 2 is very important to me kasi po ako September 2 pinanganak. And at the same time, di po, ewan ko kung naniniwala kayo, every time natitingin ako ng oras na hindi ko sinasadya, lagi ko nakikita is 9-2. No? Oh. Yes, hindi ko alam. Alam, ay, may input lang ako dyan, ha? 9-2. 9 plus 3 equals 11. 11 is a mystical number.
Is that true? No, serious. To talaga? Yeah, seriously, if it's a sum of 11, so 9 plus 2 equals 11. Ako pala ako nakita 11-11. Mm. No, kung tatakot ako, baka biglang pumanta yung ano, paki. Diba? Alam mo, baby, sabi na pag pumanta yung paki, ilap na. Goodbye, world. Ano ba? Sige, continue your podcast. Proceed with your story. 9-2, okay? Yes, yun nga po. Pagkatapos, naging very special sa akin yun na pangako ko. Sa 2 years natin, I'm gonna introduce a lot of good stuff here in Soul Radio para tayo ay patuloy, ano, na lumago. Now, remember, hindi po ako, sinasabi ko lagi yan kay... Ito nga nakakatawa yung last show ng live natin. Nakakatawa, no? We've reached 20,000 plus views, ano? All Rich. Over. Yes. All over the kanyan. Hindi pa lahat ng bansa yan, ha? Kaya very positive. Thank you, Sarah. Mm-mm, may nakakatawa. May nag-ano kasi. Sige, tuloy mo lang. Kaya akala natin yung... Kasi hindi ako nagbe-base ng number of views, ano? I am after the people reach. Kasi po, akala natin... Ano yung 20K na yan? Yung kwan natin, kasi yung last na live ko, binigyan nila ako ng almost... 13,000 doon sa una, yung pangalawa. Almost 7,000 plus, ano? Ayan, nakakatuwa, no? Na lahat po ng ati palang ginagawa ay merong mga nanonood, no? Kaya, doon tayo nagka-tribe sa replay, yes. Recorded live. Yeah. Yung iba naman, the depend on their life doon sa kon, pero pagdating na po sa people reach, kasi ang importante talaga yung continuity ng pagpapanood ng tao. Kaya maraming salamat. You mean yung consistency yan, no? Yes. They go along. Yes, consistency, ano? At natutuwa ito ha, marami po tayong feedback, ano? Hindi lang po dito sa bansa na sa nilalagyan ko ngayon, doon po sa mga iba't ibang bansa na nanonood, na sabi nila, alam yung consistency, the word consistency, ha? Sabi nila, nakita nila daw ang Soul Radio consistent sa programming natin. And thank you to you. Thank you to you, ating, of course, IT Pet. Ano? Siya po talagang... Alam niyo po ito, totoo to. IT Pet, thank you daw. Saan ka ba naroon? Kahit sino, sabi nga nila, kahit daw, sabi, itong nakakatuwa, sabi pa na IT Pet, I'm just revealing some of the words na talagang nakakataba sa puso. Sabi niya, kahit po sino daw pala ang kanya pong dinidirect na mga host, ano po. Sabi niya, ayaw niyang, hindi porke bago, luma yan, o sino, kahit sino pa yung guest, ay basta-basta na lang niyang ilalatag, hindi. Siya talaga, inaayos niya lahat. Kasi sabi niya, ang inisip niya yung reputation ng Soul Radio. No? Oh my gosh, yan ang isa sa... Ayan, at sa salamat, IT Pet. Yun nga yung... IT Pet, thank you wherever you are. Alas 4 ng hapon, umising ka na, baka binangungot. No, but kala ko ba okay, nagkakasya? Okay, Kurkes, tuloy ka lang sa Mauritania mo. Yes, ayun. Hindi hanggang makatuloy. Alas 3 na, grabe naman. 1 minute to 3 o'clock na pala. Kaya pala yung voice ko parang paantok na, no? Ayan, so yun nga. Basta itutuloy po natin. Ano pa yung nasimula ng Soul Radio? I promise you, hanggat dito po ang ating mga katulad yung IT Pet, mga hosts natin, okay, magsasawa. At hanggat na-enjoy nyo yung programa ninyo, just continue, guys. Ano? Pag medyo pagod at gusto magpahinga, pahinga lang kayo. And if you're ready to come back, just start again yung inyo pong mga ginagawa. Maraming salamat sa inyo. Ano to, Host Patani? Kaya mo bang, katulad ng pan natin, syempre, nandiyan ka naman na. Basta kung sino nakikita ko dito sa live, sila lang yung play ko sa ano? YouTube, ano? Oo. Sila lang, oo. Oo, sige. Oh. Kaya ni Amelia, di ano, tuloy-tuloy lang. Kasi Sarah, wala naman. Oo, Sarah. Alam mo, Sarah. Sino pa ba? Alam mo ba, Sarah? Dadalawa lang.
Pero kasi nga, hindi pa, pero as we go on yan, tuloy-tuloy lang naman. Yeah. Maraming spread sisilip the news, no? Spread the news. Spread nyo lang yung news at pag yun nakapasok yung mga may YouTube. Kaya abang nandiyan ka, Spatani, kung may ginagawa ka, gawin mo lang. Tapos kung silip-silip ka, kung may bagong dumating, play mo yung kanila. Kung hindi man YouTube, hindi pa, de YouTube lang talaga kasi baka ma... Hindi, kasi para both platforms is may pakinabang. Kasi if you want this, na you feel the love, maging ganito ng format mo, nandyan ka man o wala ka, we will be giving the love so that they will feel the love that you are giving them. Ano ba? Ulit-ulit. Okay, feel the love that you are giving you love. Yan, so this is the way we give them the love. Diba? Correct. Na at the same time, diba, let us give each other love. Yeah. Tangkilikin lang syempre yung Marcus Kilang Vlogs. Yes. Pag nag-live si Marcus Kilang Vlog, ilalive yan. Nandiyan kayo, then i-play. Especially sa mga, ano, yung mga nag-iipon ng watch hours, kagaya sa ano ni Sarah, no? So, paki-asikaso yung bahay mo, paki-tayo ulit, kasi binuwag ni, ano, ni IT. IT pala. Ayan, patulog eh. Sounds like. Whitey. Ayan, o, diba? Sino pa ba yung mga ano? Si Jana Toon, diba? Yes. Ano ba yan? Meron din ba siya? JNB. JNB yung kanya nandito sa kanya. Pero nag-monetize na ba siya? Money-money na ba siya? Hindi pa. Hindi naman kailangan monetize ayan, kasi kailangan din nila ng watch hours, diba? So, anyone. Ayan, ano, diba? Anyone. Kahit na monetize ka, you still need the watch hours. Ganun. Yes. Gandahan mo nga, Kwan, haspatani yung caption mo na... you're inviting all sa FB. Yes, inviting all na may YouTube channels to go and visit our live ngayon. Magpunta lang siya doon. Okay ka naman na i-monitor both, 'di ba? Sa'yo nakikita mo. Tapos saka natin sila. Oh, tsaka po natin ipi-play ang inyo pong bahay, ang inyo pong YouTube channel sa Facebook para po 'yon ay tulong sa watch hours and at the same time kung monetize kayo, yung commercials po ninyo ang panonoodin namin. Diba? Yeah. So let us do this in all the most income generating way. Diba? Yes. O tapos diba, diba mangyayari yun? Eh di kung sino yung consistent na nandyan, di habang nandyan consistent sila. Consistent din yung pag ano, yes, pag consistent din yung natin. Oh, consistent din pag play mo kasi pag pinilay mo ulit, lalabas ulit yung commercials niya. Wow. Yeah. Oh, diba? Totoo yan. Ilabas mo naman yung di, sa akin pwede mo na namang ilabas, di ba? Pag kan. Pwede rin, oo ba? Kasi kung pag nag-out ka na, siyempre, hindi ko rin. O, pag nawala na sila, puro akin na lang. Hindi, joke lang. Oo. And anyway, meron. Si IT yung kila Joshua, yung kila... Why not? Kasi nandyan sila. Lahat ng mga kamag-anak natin may... Kasi nandyan naman yun. Basta, paramdam naman sila sa YT mo, di ba? Yes, yun lang. Pakita lang kayo sa YT. Paramdam din na yung unconscious yung love niya sa inyo, di ba? Yes. Sino pa ba nagparamdam dito, Sarah? Views and... Magpaparamdam kayo. Oo, views and AdSense talaga yan, Sarah Walde. Kailangan natin yan. Oo. I-progress. I-pray si CJM daw. Pray mo din si CJM. Si Kanyan, sino yan? Kay Jana Toon. Sige, i-play mo. Ito yung kanyang... si JM. Si Jana Toon niya. Siya yung unang-unang viewer ko kanina. Kaya... Sige, i-play natin. Si JM. Hanapin natin. Si JNM yata. Teka lang. JNM ba yun? Kaya lang, sabramang kaya yung laptop ko. Sabramang kaya yung bayad. mas... Ito, panayamang kaya yung mimang. Gusto ko siya ito. Oo, hinahawa. Sa pensya rin, may damang ting dyan. Oh, yeah. Yan, may sariling language po si ano, ha? Ang Gujarati. Nasalita po yan sa India, sa Gujarat. Hospital. Ano, Gujarat? Gujarati, ayan, ha? I-research yung sa Gujarat. Ganda ng ano nila, alphabet nila, parang ano, ginagagansin niyo. Ang kasi siya pinadala ko audio, yung ano, parang comedy siya. Forget. Pwede mong i-play dyan sa Messenger, sa PC. Buksan ko. Parang ganyan ba yung kay Mariposa? Sige. Yung ganyan, parang may storyline. Sige nga, tingnan ko. Oo, pakinggan natin. Hold on ha.
San ba siya? Hold on. Ano sabi ni Sarah? If views and AdSense, hinarang ako kanina ang Cortez nung pumasok. Aba, grabe, parang ano, tawag, ang tawag sa ganun, parang mga, ano, mga nangaharang, mga nangaambush, ano ba yan? High Progress CKMM. Sige nga, pakinggan ko nga itong pinadala mo. Ayan, parang style ba yun ni Mariposa? Ayan. Dito, pakinggan. The best ka, Pogeng Patani. Wow, wow, grabe. Sabi mo yung Amelia. Oo. Yung voice ko, yeah, baka inaantok na. Inaantok na nga ako. Antok ka lang, Cortez. Antok ka lang, Cortez. O, sige, matulog ka lang, Cortez. Pakinggan ko lang muna itong pinadala mo. Ang kwento ni Erica Agaton. Wow. Tinanong ni Fortunata si Erica na kanyang amiga. Erica, bakit nasa CR ka? Sa CR ka nagkagansilyo? Ikaw naman, Fortunata, ang dami mo napapansin. Oo, putuwi bubuta ko sa bahay niyo, nasa CR ka nagkagansilyo. Bakit? Eh, alam mo naman, amiga, palagi ako natatay. Kaya kailangan ko mag-cancelyo sa ano, sa CR, kasi tuwing papasok ko yung ano, sinulit sa karayom, natatay na agad ako, amiga. Ganun ba? Ibang klase ka rin ha, Erica. Oo, pasensya ka na, amiga. Gusto mo magkape? Erica, titip lang kita. Malapit lang sa inodoro yung thermos. Pakikuha nga. Tatawa sa'yo si Mariposa. Ayan. Ipatugtog, ipakon ko yung, wala naman kasi si Condita, si Mariposa, sana para mapakinggan niya. Pero ipa-play natin, tinan ko nga, para po marinig din naman ng iba, kahit sa voice lang. Andito ba siya? Play natin. Ah, si Mariposa. Oo, play ko yung, meron siyang video dito eh. Ano pangalan ni Mariposa, tuloy nilagay. Si DJ Ranz, ating pong anak-anak sa Facebook. Ayan, ito siya. Tingnan ko nga yung pinatong nandito pa siya. Baka nandito sa isa kong account. Nandito nga. Hold on. Ito yata. Ito to. Pakinggan nyo ha. Mariposa. Dear Dr. Love. Hindi pala siya nagsalita dito. Photos lang. Ito na-capture niya. Ibali. Susunod yan. Photos lang talaga na kasi na-play ko na yan dati. Na-play mo na yan. Ano doon lang siya, nagpapahora-hora lang siya. Yes. Nagpapahora lang siya. Oo. Magugulat kayo sa transformation ng kanyang beauty dito. Beauty talaga. At nakakatawa. Dapat boses niya ano yun ha? Oo. Dapat hindi boses sa ano. Hindi boses niya talaga. Gano. Dapat mahinhin. Yan ang hindi ko alam ha, kung anong voice ni Mariposa. Pero wari ko mahinhin siya. Mahinhin din niya sa siya. Oo. Dapat girly-girly ang boses niya. Girly-girly wari ko. Ayan, girly-girly nga yata. At alam nyo, napakaganda nung kanyang mga ginawang mga tulad yun. Ha? So ayan, sabangan po ninyo ang Dr. Love niya. Yeah. Dear Dr. Love, Erica, bakit nasa CR ka? Di ba mga ganun? Siyempre, ano ba yan? Sige, may background ka. Mag-drama ka nga dyan. Ay, sige, mag-drama. Oh, mag-drama, mag-drama. Ako ang magdadrama? Yeah, oo, oh, ikaw. Oh, for example. Sige, tingnan natin yung drama mo. Erica. Hindi, mamaya na may tao. Hindi ako pwede mag-drama. Hindi tao. Hindi ako makapag-internalize. Uy, masyadong makanta na. At this time, internalize pa. Oo. Parang kanta lang yun na vocalization. Ano pa yung magandang kwento? Actually, mga kwento ako rito ang Cortez na sa palagay ko ay magugustuhan nila. Sige nga, ito na yung background mo. Okay lang sa'yo. Ano yan? Background na malungkot? Malungkot. Parang ikot-ikot na yung whitey mong Cortez. Ay, no? Shocking. Teka lang, maikot na ba? Ewan ko lang kung... Sa'yo lang. Ay, sa ano? Sa akin, hindi umiikot. Hindi, sa laptop. Natutumba lang. Hindi, joke. Hindi, okay naman siya. Ewan ko lang. Baka pagbaba ko naman ikon pala. Ganyan tayo, akala. Sa mismo FB.
Ang mismong FB. Pasiran. Kapasiran lang kita. Paul ko FB. Nagbubujarapin. Pasensya na kayo sa mga listeners. Bujarapin. Gujarati is an ancient language of India. Sultan Gujarat. May naman kaya ano, may FB. Nakurito. 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 Dapat nang live siya para, nang live na ba siya? Parang ano? Ano to ba? Ginagawa mo? Sana naka-live siya ngayon. Oo. Para simulcast natin siya, no? Ah, nang live ba siya? I don't know. Nasaan kaya siya? Magpalaro ka naman. Oo. Ito lang ba siya? Sign language siya lang. Habang naka-live siya, nagpapalaro siya, no? Tapos naka-simulcast siya, no? Napapanood siya sa Google. Simulcast siya sa Soul Radio. Mm-hmm. Oo. Pwede. Kahit sa, ano, kahit sa mga timeline niya, no, ni IT Pet, pwede na. Ay, kalat natin. Kalat natin yun. Sige. Masakit na yung chat. Uy, hospatani, ano? Kan na, iwanan na kita. Kaya na. Kung kaya mo, pero pagpagod ka. Basta ang format natin, every Friday, ganito na. Yeah, so, basta mag-YT ka. Oo, mag-YT ako. Kaya, mag-YT ka tapos. Tapos ikaw naman. FB Live dito. Mm-hmm. Sige, basta ano, basta kaya eh. Bari-bariwat. Bari-bariwat. Sa buket. Tapos ko yung laptop. Sa piplugin yun, oh, iisap. Mag-comment ka ano ba gina si mag-tiktok i-comment ko busido alam mga sila sabit ko yung dagan ko ni ano HP pa iyan Cortez 2022 kaya tayo isa ko sila ay kung sinay ka na sa yun may mantong set ng kay kada mayada pa ay may sponsor ka ba sa laptop? Kaya na kayo Gujarati po yun. Wala, baka mang madingad yan. Ante Poli, madingad. Baka siya po nakalala, madingad Ante Poli. Oh my gosh. Nakaliwang ko kay Mangkin. Baka Mangkin. Oh my gosh. Baka Mangkin. Ay, maningay. Kasi siya ready. Magaganda ngayon. Sige. Ano na ko na kape na makape mo yun yan. Ah, di ka? Gusto ko yung mabide. Sabi na. Yan, tawa. Soon, palaro. Wow. Soon, palaro daw siya. Mapalaro. Salamat. Salamat, poging patani. Ay, hindi po siya poging. Guapit. Guapape. Ano ba yan? Guapapo. 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 Kasi dalawa gender niya. Android. Guapapo. Paano ka lang ito? Pwede sa ano? Online, no? Malalam ng bata pa kayo. Tumapreso kayo. Sa ano ba yun yung ano, nagulian na, ano ba yun sa pagmaliwanag yung buwan? Nagulian. Ano tawag sa ganun? Yung lata. Na may kutsa. Patintero ba yun? Patintero. Balan niyo sa lamay, papalaro po ng patintero at ano, kagutaguhan.
mataas ba ito ang premium? Ito yung sure, kalaro ako. Ayan, mga namin yan, ha? Sayang ka. Lahat ka na ito. May naman ka magbuyo eh. Kapirin mo. Ako. Sana, ituloy ka ba na no mag-okay yan yun? Oo, siguro next time. At least magkaroon nila sa idea, may naman kayo mag-goy. At least, may one time, ipakalat sa pwede ko na yan. Oo, kung sila. Special na kayo, bubudarati ka na. At least, meron kami, ano, special na ibang language sa ancient language of India, Gujarati. Para ano ka maghanap ng Sanskrit sa Hindi. Talawin nyo si Sir Hamid, yun alam na yan. Tumba, tumba, lata, palaro ko. Ba, ang galing, gusto ko yan. Oo, diba? Marunong makiyan, ha? Marunong karado si Solamir. Yan ang gusto ko, marunong kami umintindi, amin. Hindi ka nawawala sa ano. Pag-aaloy. Hindi ka out of tune. Nasa isang page tayo lahat. Nakakita ka ba ng commercials na nakon kanina? At teka nga, kung ang titiisan. Ay, dami. Oh. Madami siyang commercials talaga. Tsaka wala namang, ano yan, wala namang pinipiling commercials. Ano ba yan? Nag-a-adapt ba yan yung commercial? Depende sa content? Depende or... sa... Mm, I depende sa target audience niya. Target audience niya. Oh, I see. Ganun pala yun. So, paano IT? Ay, po, Oh, yung mga tamlab niya. May napay kaya mag-guyo. Katpasira niya. At sige, o paano po mga kaibigan? So, ayan na. Papahinga na po si Anchor Tess. Pahinga lang po ako. At, so, mabago po tayong format, ha? Oh. Ito na po yung bago nating format every Friday. Basta po ako'y nakauwi anytime. Ano po, bubuksan ko po yung ating YouTube channel. At siyempre sa YouTube channel, once na kayo po bumisita doon, and most especially pag na-share nyo po yung ating programa, ay siyempre automatic simulcast sa live tayo sa YouTube sa Facebook. At pag dumalaw ka sa YouTube ko at that time na nakita ka namin diyan at nandun ka sa Facebook at shinare mo yung may share buds ka, definitely po, definitely ang iyong YouTube ay ipi-play natin. So this is very good sa ating mga gustong madagdagan ng watch hours. Siyempre yung lahat po ng anong ako natin, siguro magpa 5 minutes watch hours tayo hanggat nandiyan ka, di sunod-sunod dyan kung sino yung mga nakatambay dyan, ano? So alam nyo po, napakahalaga, lalo na yung mga monetize, na yung kada bukas natin ng YouTube ninyo lalabas yung commercials, yun po ang tulong natin kasi doon po mapasok ang income nyo sa commercials. Remember, meron po tayong laging nalagay na 2 ads, ano? 2 ads yan eh. Di pag nag-stay ka ulit dyan, iikot yung rotation natin. Rotation nga, ikot, ano? Ayun ay susunod. Redundant. Oo, redundant. Yung susunod, tapos yung commercials mo at lalabas. Tapos yung video naman, nung mahanap ng gusto madagdagan yung watch hours mo, ay pa-play ulit hanggat nandyan ka. So, I don't care kung 5 kayo, 3, di mahalaga yun. Pero, syempre, mas gusto natin dumami kayo para lahat naman ng ating mga YouTubers at syempre, yan mga kaibigan natin sa Facebook ay matulungan natin. Kaya lahat mo ng mga Facebook ko natin, users na may YouTube na, o kung wala pa kayong YouTube, at ang YouTube po kahit pa konti-konti, sa una, hindi nyo po alam yan, biglang magbo-boom ang inyong YouTube. Ano po? At syempre, abangan po ninyo ang paglo-launch po ng Anchor Test ng Sol Negosyo, wherein we're gonna use either the messenger apps, yung messenger ko natin, ano ba yan, yung maramihan, o kaya yung Zoom. No, kaya kung may Zoom kayo or ano ba isa natin Messenger Room, ano, ay i-standby nyo lang yan pag nagsimula ang Sol Negosyo. Ayan, ay lahat po na gustong mag-join diyan, you are all invited.
At wala po itong age limit, wala po itong basihan ng edukasyon, wala, walang basihan ng experience, lahat po ay welcome to join the Soul Negosyo, no? And syempre abangan natin ang mga bagong programa, ang drama everyday ng Mariposa natin. Siguro mga 30 or 45 minutes po, depende po yan sa mapag-usapan. Every 3 o'clock p.m. onwards po yan. Basta 3 p.m. basta kasi yun po yung kanyang pinaka-break time kasi may trabaho rin si DJ Ranz, ano? At syempre, yung isa sa ating kaibigan din na magkakaroon sila, ito po yung group of people na successful people wherein they will share yung pong kanilang mga naranasan sa kanilang buhay para po makatulong din po sa atin na ma-inspire nila tayo. Abangan nyo po yan. Meron po tayo maganyan. At syempre, inaasahan ko rin lahat ng mayroon ng segments ngayon sa Soul Radio na more inputs pa sa inyong mga more add-ons kung ano po yung gusto nyo idagdag sa inyong mga programa. Soul Radio will appreciate that. At syempre, yung mga nakapwesto na dyan na mga may segments, siyempre congratulations sa inyo. You've been doing a great job, guys. And I'm happy na despite the fact na meron tayong mga ganito naranasan sa buhay natin ng mga pandemya, you still have that, you know, chance to show your full cooperation in handling your shows, ano? Rain or shine. Again, congratulations sa inyo. At mabuhay ang Soul Radio. Ang concept na yung itong kahabol. Ano yun? Itong si, ano, mas patan. Parang sabi, pag may live, bigyan nyo ako ng notification. Mm-hmm. Sabi ni, ano, magkakabila sa ano yung tole. Baka mang tema naman eh. Ibagi na ni girlfriend ni ano, ni Poland, no? Ang dinggan ni mabigla. Yes, oo. Matuloy ka na bagi na. Nag-message nga siya sa akin. Salamat naman, ano. At abangan po natin ang pagbabalik. Marami magbabalik ngayon, di lang si DJ Rice. Ang dami magbabalik ngayon. Ang pagbabalik ni FPJ. Hindi, joke lang. Ang pagbabalik. FPJ? Ang pagbabalik. Ang mahaba ba patilya niya ng course? Ang pagbabalik po ni Kwan sa atin. Nakaliwag magyanganan. Si Frisk. Ayan. Marie Frisk. Si Frisk Fisk. Frisk Fisk. Iyan. Ihadampay na gano'n. Saan ang nanay si Kwan? Iyan. Marie. Brasero. Ang nakaliwang apelido na. Brasero. Oo, Marie Brasero. De la Concepcion. Abangan nyo po, no? Napakagaling po natin yan. Ang Soul Radio Scandinavia. Yan, abangan nyo po yan. At siyempre marami po siyang naantala ng mga contests. Abangan nyo yan, ano? Si Marie Bracero de la Concepcion. Ayan, mula naman sa Scandinavia. Ayan, marami, no? Magbabalik. At sino pa yung mga babalik? Alam ko, marami pa naman nagme-message sa akin na gusto po nilang bumalik. So, Reggie, of course, you are welcome. Basta lang po yung timing nyo ay maging available pa, ano? Na mabigay po namin sa inyo. Kundi naman, kung may mga adjustments tayong gagawin, dyan po papasok ang ating IT pet. Okay? Mukhang tayo po ay magpapaalam na muna sa inyo. Muli po, maraming salamat. Host Patani, tuloy mo lang yan kung kaya. Pag hindi naman, yes, you can always... Siguro, hindi mo na ang Cortez kasi, ano, sapit ko na yun. Yes, oo. May na mag-guyo. Hindi na ako. At least alam na meron na tayong bagong format. Yes, ayan. Yan na po ang magiging format natin dito sa Soul Radio and YouTube ng inyong lingkod, ang Cortez. Muli po, maraming salamat. At syempre, ay huwag niyo kalilimutan na ang ating pong buhay ay tuloy-tuloy lang at huwag po kayong susuko dahil ang sumusuko ay talo. Ayan. Talo. Alright, host. Sumusuko ay sasako. Bilis ang utak ni Patani. Ang bilis Patani. Diyan ako kwan eh. Napapangangasakwan mo. Galing mo. Wala akong masakit. Masakit kanyang mag-isip sa
Saan dumadapo yung isip eh? Wala, ayoko tulit-tigilan pakinggan. Ang dami yung natutuwa sa'yo. Sino ba nandito? Okay. Sleeping Beauty na. Okay, I will sleep Wafa. Thank you, BFF Amelia. Maraming salamat. Oh yeah, thank you sa'yo. Salamat po naman lahat na nakatune sa YouTube. Salamat po naman nag-shares. Teka, parang this is a big help na meron pa tayong at least nag-thumbs up. Maraming salamat. At tuloy-tuloy na po ito. Abangan pa ninyo lagi ang Marites Kilang Vlogs at ang Soul Radio with host Patani. Ayan, bye-bye na po. Karot-karot, nagsin mo tayong hype na sa ano, siya umi-extra. Alright, bye-bye na po. Ayan, bye-bye. Bye everyone. Thank you, bye. Thank you. God bless. Yos mabalos.